105.3 BXBYBFM alas 7:35. Musunod na ang mata sa Katilingban program. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to DXBYBFM Kapatagan, Lanao del Norte. Music Radio 105.3 BYBFM Broadcasting from the second floor of Municipal Hall Building, Kapatagan, Lanao del Norte. 105.3 BYBFM Majestic Kapatagan. More music. We need to warm people. On 105.3 Ang mata sa Katilingban na program, mahatod yung kabubot on ni LMP President of Kapatagan Municipal Mayor Pariway Baguio. Pasalamat usab ngadto ni Nunungan Municipal Mayor Marcos M. Mamay. Pasalamat usab ngadto sa mga SP members sa lungsod sa Kapatagan, pinangulohan kana ni Vice Mayor Benji Y. Baguio. Ingon mo na sa nila SB Member Perlito Gonzaga, SB Member Pablo Junjun Coronel, SB Member Jojo Oridimo, SB Member Byron Jan Atay, o SB Member Romilio Jose Toto Rolio. Pasalamat usap nga to ni SK Federated President sa lungsod sa Kapatagan, pinaagi ni SK Federated Chairwoman Marian Jules C. Sidinho. Pasalamat usap nga to ni 2nd District Board Member Alan J. Lim. Valley View Hotel, ang Valley View Hotel na himutang sila diha sa sitio Panggela, Barangay Lanipaw National Highway, Lala, Lanao del Norte. Pasalamat usap nga to ni Lala ABC President ug Maranding Kapitan Joffy Malines Fong. Ingon man usap ni Lala SK Federated President Sulpicio Dodo Sungguad. Si Chairman usab sa Barangay Matampay Ilaya Lala. Pasalamat usab ang ngadto sa PNP Kapatagan, pinaagi ni Police Major Rodolfo M. Dumuyapon, Hepes Kapulisan sa lungsod sa Kapatagan, pinaagi silang PNP hotline number 09979060 09 65 418 8440. PNP Lala, pinaagi ni Police Major Junan Bibanyas, Hepes Kapulisan sa lungsod sa Lala, pinagi silang PNP hotline number 09979061613. Pasalamat usab na doon sa 275 LBT Trading. Ang 275 LBT Trading, nagapalit sila sa kupras, humay, mais, o uban pa sa taas o magkatarunganon nga presyo. At wala ninyo ang 275 LBT Trading nga nakinahimutang diha sa Salvador, Maranding Lala, Lanao del Norte, Kanhi Loaded 8 Trading. Huwag ang 275 LBT Agrabet, 275 LBT Bugasan. Nagbaligya sila sa mga lamian ng mga klase sa mga bugas, umay, umais na wala kayo sa gul. Ang 275 LBT Agrabet usab, nagbaligya sa pagkaon o tambal sa baboy, iro, manong kukuban pag mga hayop. At wala ninyo ang 275 LBT Bugasan, 275 LBT Agrabet. Ginagin ng himutang along National Highway diha sa Purong Apitong, Maranding Lala, Lanao del Norte. Huwag ang branch to usab sa 275 LBT Bugasan o 275 LBT Agrabet. Anakin na himutang diha sa Salvador Road, Maranding Lala, Lanao del Norte. Kilid ra usab sa 275 LBT Trading. 275 LBT Trading, 275 LBT Bugasan o 275 LBT Agrabet, branch 1 and branch 2. Ipanagiyan na bidumala Mr. and Mrs. Brian o Glelebet Torres. Ikaw, ako, kabahin sa Katilingban o dunay kaakuhan sa matang usa. Nagpakabala ka ba sa inyong palibot alang sa paglambo sa komunidad? Gusto ka bang masayod sa mga panghitabo sa akong palibot? Iksun, higala, aniya kinong turmanon. Mata sa Katilingban. Sulbunganan, dampanan sa katawhan, paghatag og balita og impormasyon, pagtuki sa mga isyu og mga hisgotanan na ngayang masayod ang matag lungsuranon. Mata sa Katilingban. Ani ang alagad sa kahanginan.
Maayong buntag, lalawigan del Norte. Maayong buntag, haring lungsod sa Kapatagan o sa 33 ka mga barangay. Maayong buntag, lala tubod baroy di Salvador Nunungan. Sa ngalan sa kong partner nga si Ellen Ibania Sumampung Loria, kini ang inyong alagad sa kahanginan. Ferdi Estabas Francisco muhatod kininyo sa Mata sa Katilingban program. Pizza 24 karon sa Abril tuig 2020 adlaw nga Biyernes, pipila na lang kaadlaw mga kaigsuunan atong ning pagatan-aon kay basis pamahayag sa atong gobernadora. Mao man na atong enhanced community quarantine karong pizza 30 apan daghan gihapon ang iyang nakita nga nagmagahi ang ulo. So posibleng dili pagihapon ni ilip atong community quarantine. Basta daghan kay gahig ulo. Padayon gihapon nag-angkas og motor. Padayon gihapon nagsaoy-saoy sa kadalanan bisag walay importanteng toyo. Gusto na ako nakabibiyo dito gahapon. Ha? Perting daghana pa yung mga tao nagsaoy-saoy sa kadalanan. Murarang wala. Ako sa ning tanahon sige. Ay, mga pangutana din sa ito ang live Facebook page. Okay na ba itong live? Ha? Ako lang yung tubago ning usa sa pangutana. Kay ningon siya, kuya, pwede di ay ulitaw makadawat sa SAP. Daghan kayong ulitaw nga pwedeng makadawat sa SAP. Usa ni ana. Ha? Kung ikaw ulitaw ka, ha? Ulitaw ka na apektuhan ka sa no work no pay. No, usapod na base sa ilang guidelines. Pero 2015 man ang ibasehan, ulitaw ka, ikaw ang nag-atiman sa imuhang ginikanan nga senior citizen, ikaw ang giilang nga breadwinner sa inyong pamilya, na masayro ka og motor para sa imong pamilya o sa imuhang mama o papa o imong igsuon baro na kay igsuon nga gamay. Imong papa, gulang na, sinta, nobinta. Ikaw ang nag-atiman, ikaw ang breadwinner. Yes, may katungod ka nga mudawat og social amelioration program. Ha, pagsorbi ni atong panahon na 2015, ikaw may nahimong breadwinner sa inyohang pamilya. Ha, ikaw may gauma, naningkamot, o gadugkal, o ganang mga yuta. Aron mabuhi ang imuhang inahan, ulitaw ka. Why problema na? Ha? Wala na yung problema. Kung ang inanira kong kasimple nga pamahayag, ha? Simple nga pamahayag rani. Kung wala ka sa listahan, dili ka pwede mo dawat. Pero og naa ka sa listahan, pag-validate sa MSWD o qualified ka, angayan ka nga mo dawat. O ihatag yun namin mo. Ganong dili man nimo na ihatag nga naa man siya sa listahan. Wala tay mahimo diha. Ang gibasihan ha sa Social Amelioration Program 2015 nga survey. Kung ni anang panahuna kana siya, ha? Ulitaw siya. Nag-edad ra siya og butang nag-edad ra siya 20 anyos. Pero siya ang nag-atiman sa iyahang mga ginikanan. Siya ang magisaligan. Pagpamasayro niya diha, pagpanglibor na diha para sa pagkaon sa iyang pamilya, para sa pagkaon sa iyang mama o papa o sa iyang mga igsuon. Usa siya ka breadwinner. May katungod siya nga mudawat o social amelioration program. Iila siya nga poorest of the poor, no? Dayon kinsa, although nga iyahang ginikanan tigulang na may giila nga head of the family, pero siya may breadwinner, siya may na-interview, siya may naka-fill up. Doon na siya katungod ng mudawat, anak. Naway problema na. Oh, niingon ka nga, dere sa among anga, wala ko kadawat, ako gigatas. Wala man ka sa listahan. Isang pagmuingon lagi ka, sa usa ka bulan, kausara ka makakaon, tungod sa imong kapobrehon, pero wala ka sa listahan, dili ijog ka makadawat. Paabot na lang ng CIC. Paabot na lang ang COVID intake card. Para magkadawat ka. Ako ning hisgutan ron, ha? Dahil yun, karoon taw-taw na kasamtangan, usap kita ng monitor.
posible magpagawas ug pamahayag karon si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Atong paningkamutan nga maon air live ang iyang statement. Kung makapagawas mangani ni karong buntag, gabi-i nagatang-atang ta, nabilar ta, wala yun. Ato aning pagkahisgutan, karon taon-taon ang daghang mga pangutana atong pagkatubagon, human lamang ni PPP. Okay, oras na to, alas 7:56 na. Una kita mabasa sa tuang mga mensahe no sa live Facebook page o sa atong cellphone. Tipon-og naman gitning mga balita din eh. Ako na ning ipalusot. Dayon sa Lunes pohon ha, balik na ta sa atong regular nga programa. Siguro natubag na namo tanan. No, natubag na namo tanan ang inyohang mga pangutana uban gabalik-balik ug uban gitoyo. Balik na ta sa itong regular nga program. Ang kabaguhan lang, magsugod na tag-alas 7 ang tagnas buntag na human sa programa ni Sir Toto Monterona. Human sa ang kapatagan karon, musunod na dahil ng matas kadalingban balita. Monay ato ang tamang tag-alas 9. No, sugod sa Lunes, balik na ta sa itong regular nga programa. Kaya daghan na kayong mga pangutanang balik-balik ragyapon. Deo na interview gyapon tag-tunay mga kabaguhan nga ipatuman labi na sa BSWD, sa atong probinsya, sa atong DILG. Ato gyapon ang kahatagan og igong pagtagad sa PNP sa mga kabaguhan nga ipatuman. Karong Lunes balik na ta sa atong regular nga programa. Usa natong pag-aatangan mga sugid tigpaminaw kini bitaw nga gipahayag sa atong governor nga karong pinsa 30 taman dayon gumikan na usab sa mga pagtan-aw niya nga wala nag nga nagpagahi gihapon ang pipila niini. Wala gyapon nagsunod sa gipatuman nga enhanced community quarantine. Posible nga dili pa niya elect. No, sa iyang pamahayag until April 30. Pagkakaroon, nag-atang usap kita sa pamahayag ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. No, mahitungod siya yung statement. Kay kagabi yung dato, katang-atang ta, wala man gagawas ang statement sa atong Presidente. Okay, sabi ni, tapos na yung basaho, nag-text atong amigo. No? Gadget lang akong basahon. Good evening, Sir Perds. Gatong pa beneficiary sa 4 piece nga nadakpan, nagsugal ato to is for period or 4 months or for 2 period or 4 months. Uy, tanawa lagi. Dagan kayo, sir. Dagan kayo nang nadakpan sa Hinoon, dili diri sa tuang probinsya. Pero doon lagi pipila na nang nasakpan. Ha? Yan ka na po mag-inom, unta, sir. Ha? Ka na nag-inom ba? Ini bitaw ka, kuha bitaw sa sap. Inom na yun. Sus, my God, sir. Naarabag yun. Nga, timing nila na, mag-inom na sila. Na ako nakuha ang informasyon, mag-inom na sila gabi eh. No, yun, gabi eh na sila mag-inom. Mutabag niya ako ni Mozera. Ako sa aning ipalusot ng mga nabili na itong mga balita ng mga panghitabo nga angay masayran sa katawhan. Okay, accomplishment report na mahitungod sa wanted person na ni Atong April 22, 2020 alauna yung dyan takna sa kahaponon pinagi sa puwersa sa Kapatagan Municipal Police Station pinanguluhan ni Police Major Rodolfo M. Dumuyapon kauban ang San Fernando Municipal Police Station ubos sa pagmando ni Police Major John Ray G. Barrasan o kauban ang Nunungan Municipal Police Station pinagi ni Police Captain Rando Salvacion Intelligence Operative sa 2nd PMFC Lanao del Norte o 105th Company sa RMFP sa pagmando ni Police Captain Angelo Repel Malampusong Natimbog ang giilang wanted person nga si Ruben Antipala Iando, 42 anyos, Minyo sa Kamag-uma o Lumulopio sa Purok 5, Barangay Gitago, Sultan Naga, Dimaporo, Lanao del Norte. Ang maong wanted person, gisikop kini pinaagi sa Kahom sa Warrant of Arrest alang sa kasong homicide nga nagdala sa criminal case number 27709
2016-16 nga gipagawas ni Honorable Isobel Barroso, presiding judge sa RTC 10 Judicial Region sa Malaybalay City, pinitsahan Enero 25-2016 nga dunay piyansa nga 40 mil pesos. Ang maong wanted person kasamtangan na kanitinagaron sa Kapatagan Municipal Police Station. Lain usab nga mga balita atong ipalapnag una kay nagtapok naman eh. Ya mabahaw mo puni. Violation of Article 151 of RTC og RA 1132. April 30, pinaagi sa pwersa sa Pulambugan Municipal Police Station pinanguluhan ni Police Captain Marlon Chua Daili. Kauban ang Lanao del Norte PPO pinanguluhan ni Police Major Jovan Arcabusas samtang nagpahigayon sila og patrolya sa munisipyo sa Pulambugan na pinaagi sa pagpatuman sa State of Public Health Emergency pinaagi sa Proclamation 992 sa Municipal Executive Order Number 10 o Number 12 Series of 2020 nakita nila ang sakay sa Usaka Isuzu Forward kulor puti ganun ay trim nga green nga nagdala sa flight number GJE 428 ang Usaka lakit na ang Usaka Motor Cab Kawasaki City 125 na walay plate number Honda XRM kulor ay itom doon ay flight number 4036 KD Honda Click nani angkas nga wala pa ya plaka single motor ang mga personality mao kini nga nadakpan nila kay wala nagpatuman sa social distancing nagangkas ang motor mao ni sila si Horencio Pastrano Canonigo 24 anyos taga Baybay Kulambugan Jerome Pastrano anyos taga Baybay Kulambugan Yapon Michael Angelo Dumagan Gabule, 21 anyos, taga Progres, Baybay Kulambugan, Erickson Pastrano Canonigo, 28 anyos, taga Baybay Kulambugan, kini mga nangadakpan eh. Pertindang Hana, Jundel Kahana Pastrano, Hamin, Aropo Hinon, Jimboy Amisin Bilya Gonzalo, Jewel Kuliano Buko, Michael Alisnag Bicoy RJ Marilis Morelia. Uy, taga-asam ni. RJ Marilis Morelia, 25 anyos. Taga Purukono, Barangay, Takatedral, Kapatagan. Dakpan ni sila dito. Ha? Oga Ablayo de la Cruz, Aguabiba. Taga Salvador Lopez. Taga Baybay Kulambugan, Peter Jean. Kumayag, Maglangit. Taga Riverside Kulambugan, Rex Mamakan, Bimalna. Oh, taga Baybay Kulambugan. Nangadakpan ni sila kay wala nagpatuman og social. Oh, nag-angkas og motor. Nanakay og sakyanan pero daghan. Mao ni. Nangadakpan ni dito sa Kulambugan. Bay-ubay ang ilahan nangadakpan. Salamat kayo sa inyong hugtanong pagpatuman sa atong enhanced community quarantine. Oh, kana lagi mag-angkas, dakpan gyud na. Okay, lain usab nga mahitungod sa pagpatuman sa AO7, mahitungod sa Republic Act 11332 o violation sa Republic Act 7942, illegal quarrying. Niyatong o kaghapong adlaw, Abril 23, alas 8 ang tagnas gabi, pinaagi sa pwersa sa PNP Kapatagan. Police Lieutenant Fromer Ukaw, ubo sa pagmando ni Police Major Rodolfo M. Dumayacon, nag-resign sa usa ka tawag mahitungod sa illegal na quarrying sa may suba sa Port Dos Barangay Cathedral Falls Kapatagan Lanao del Norte pag-abot sa pwersa sa PNP mahitungod sa maong tawag nakit-an ang tulo ka tawo aktong aktong nga nakit-an nga nagload og mga sandstone minerals sa usa ka elf truck nga dunay plate number WEB224 nga gibanabanang dunay upat ka kubiko. Apan sa pag-abot ni ini sa mga awtoridad ang driver dali-dali kini mipadagan paingon sa Puro 3 San Vicente Kapatagan Lanao del Norte.
og misulay kini sa pagsibat apan na nadakpan gihapon kini og ang nagmaniho sa maong L-truck ilang nga si Rene Boy Briones inatingga 26 anyos taga Prof. Uno Bansar Mildo Sultan Naga di Maporo samtang ang duha ka kauban niini nga si Ricky B. Torres 41 anyos Mingyo og Rene si Torres 18 anyos susamang lumlopyo sa Prof. 2 Barangay Catedral Falls Kapatagan Lanao del Norte. Nga naka-episode ang mga nasikop na suspitsado kasamtangang nakaditinagaron diha sa Kapatagan na Municipal Jail na himo pamug illegal. May tawad usab sa usa ka tawo nga nakurentihan na ni atong kagahapong adlaw Abril 23 2020 alas 8:30 takmas kagabi on nag-report ang lineman sa Laniko nga si Remars Bayubay Ipihor o Philbert Elmidulan susama nga may dangat sa kuwerpo sa kapulisan sa lungsod sa Lala o Mitaho nga adunay nakurentihan nga na sa may alas 9:30 ang takmas buntag naghapong adlaw dito sa Proxize Pindulunan Lala Lanao del Norte. May tungod sa impormasyon sa maong mga lineman nga ang biktima giilang nga si Juliano Alipuyo Jr. I. Cabaluna 26 anyos minyo ug lumulupyo sa nasangpit nga dapit base sa taho no sa lineman sa Laniko duha ka lineman sa Laniko nga samtang nagharvest kini sa iyahang kalubinan o nang harvest kini sa kalubinan aksenteng nasumpuan ni ini ang service drop wire diin hinugdan nga nakurentihan kini og nahagbong kini og ang biktima nga si Juliano Alipuyo Jr. Ikabaluna dali kini gidala sa Tambalanan alisaka ni Miss Lupi adinong gikuhit dali gidala sa labing duol nga Tambalanan apan gideklara sa nag-atiman nga mananambal nga dead on arrival. Mao kini atong mga balita nga gipalapnag kaninyo no. Para di pod mo mawala sa nakajot ng ato ang kwan. Kana bitaw nga medyo siloso nganong nakadawat siya ako wala. Tinood yun na, tinood ya na, mag-ugot ba yun ka? Ha? Mag-ugot ka ay! Nga, ang kana siya nakadawat, ikaw wala. Pero, nawaton lang lang na itong kamatuuran ko. Nawaton na itong kamatuuran ba? Nga wala tadi ha sa listahan. Takadawat. Okay, may butag ni Sir John Rico ang pasyon. Pa-shout out ko ni Bert Chan o ni Walter Perch. Medyo gipang-uhaw na dyan na sila. Hawa, yun na inom-inom tawag. May butag ni SB member Jojo Oridimo. Pansihal, may butag. BB Jane Compassion Husol, good morning. Okay, Sir John Rico, lutas na dyan. Juby Minusa Abarques Manapat, good morning sir. Good morning po. Salamat sa pagtanaw sir. Heidi Oyo, good morning. Albert Pamor Kimimon, good morning sir Perch, watching here in Cathedral. Paminaw na lang. Morning Kuya Perch, morning po. Gika ni Jane Alpapara Antonia Amit, good morning sir Perch. Kuya pwede di ay ulitaw makadawat sa SAP. Mga lagi na akong itubag kung sa iyo kaniha. Pwede gid na kaayo, basta na sa listahan. Ha? Ang usa ka ulitaw. Na may ulitaw pud nga breadwinner. O panahon pud nga gi-survey, usa siya nga na-survey ang nahitabo sa pagtubag niya, ulitaw siya. Dayon siya iga buhi sa iyahang igsuon nga naminyo. Siya iga buhi sa iyahang mama. Then apektado kay siya karon ang iyang panginabuhian maura gyud ni pamunglay ra pang-drive ra labor siya sa mga construction o walay labor wala pud silay panginabuhian mga inana nga mga tendency mga sukintig paminaw no dili nimo sa pagkangalan nga ulitaw siya dili nimo siya angayan nga kana
bitaw gi-discriminate kun atawag gi-discriminate kanang dili nimo siya akay ulit tawo ka di ka makabenepisyo anang mga gipanghatag sa gobyerno kamera nga minyo ay dili na pwede ha mabayot ka man matumboy ka man maulitaw ka man matigulang ka man basta naa ka sa listahan kay na-validate ka ana ihatag yun na katungod ka nga pagkuha kay imuha na naadihay mo pangalan sa listahan may katungod ka nga pagkuha gawas o mahimo na kang milyonaryo partahan baron. Okay oh may problema na kay ulitaw na ay nakadawat samantalang among silingan gigatas ang bata wala pa jud taon kadawat saan man niya pagkadawat kung kaadtong panahon na ha ipn pa siya ay tama naasa si ihang mama unya karon ha naasa gigatas gatuo jud ta nga kanang gigatas ang pangidaron anang gigatas naa pa jud na sa usa duha tulo ka tuig oh usa duha tulo ka tuig minus ko no na 2020 ha kung tulo ka tuig unsan tuig ka na? Oh. Nga, 2015 din na gibasihan. Sa iyon ra kay nato baga, ha? Basta naa inani lang ka simple. Basta naa ka sa listahan. Nga, pag evaluate sa MSWDO, qualified ka, ihatag na nimo. O bisan pag ulitaw ka diha. Ha? Dili nimo pwede pug nga nang usa ka ulitaw nga dili siya makadawat. Ilabi na kung siya usa ka breadwinner. Ha? Usa nga nagtapang sa ilang pamilya, gasustento sa iyang ginikanan nga nagdaot, gasustento sa iyang ginikanan nga wala nay trabaho kay walay pension, wala pa gyud na apil sa social pension. So pasalamat siya. Pasalamatin nga naapil ang usa ka ulitaw nga nagbuhi sa ilang pamilya, nga naapektahan karon sa no work no pay. Dili na siya ingon nga ulitaw dalaga makadawat, dili pwede mo dawat. Oh, ikaw, kanos amang ka namin nyo? Kanos amang na namin nyo? Kanang imong giingon nga gigatas? Nasurvey ba na itong 2015? Oh, mo na inyo ang tanahon. Ha? Mo na itong tanahon. Simple ra kaayo na. Ha? Simple ra kaayo na nga tubag. Kung wala ka sa listahan, isa pag giingon ka sa usa ka bulan, kausara ko makakaon tungod sa kalisod, dili ka makadawat. Ha? Kung maingon ka kanang imong silingan, kalima na mukaong sa usaka adlaw na kadawat, naman siya sa listahan. Oh, naman siya sa listahan. Di ba? Kung naa ka sa listahan, makadawat ka. Ha? Oh, pareha ra gud na. Kung membro ka sa SSS, sakto ka o ba? Makaloan ka. Ang katong dili membro sa SSS, di kito kaloan. Inanaraman ko na. Ah, inanara na kasimple. Okay. Good morning, sir. First watching from Niang. Shout out ko sa akong anak na si Cherian Makmak o Terso o Rap-Rap. Okay. Donalyn Baklaan, Tadlangit, Tapania. Good morning. Good morning, sir. First shout out ko sa mga tao nga Mingliko tapos pinagpalit. Kunsa naman eh? Hugot. Oh, may pa maghugota ning sap kay magbrag malingaw pa. Buti pa sila nandiyan palagi ang lista. Kami wala. Good morning Sir Perza Mario. Kira. Pa shout out lang ko sa Papa Flory nga nagbisibisihan sa ginagmay trabahoon sa Ilabalay. Ug sa ako mga anak, salamat Sir Perza. God bless. Janelle Jonicio Quijano, good morning viewers. Pa-shout out ko sa akong family dari sa Waterfalls Kapatagan Quijano family. Stay safe everyone. Oh, sige tag inyo stay safe ya. Kita kalaag-laag. Mayong buntag Sir Perch, mayong buntag. Haring lungsod sa Kapatagan, ang barangay nga mapasagaron, makapukan sa demokrasya ug kagawasan. God bless. Kang attorney man ni attorney Berkin ko ning linya. Amigo kay attorney. Okay. Siren Dalcabs, maayong buntag sa tanan Mindanao. Sa akong mama ug papa diha sa Pagawan Mantika o Misamis Oriental. Oy, layo ato. Noes Al R. Limar, Sir Perch, good morning. Kusog kayong moderate Sudlon, Salvador, kada adlaw ni Maminaw sa imong programa. Salamat kayo. Karong Lunes, balik na ta sa itong regular na program. Sir Jimmy Vivar, good morning. Dines Clark Lucas, good morning Sir Perch. Galanog-lanog na po ng tinong diri
sa among barangay. Asa ninyo barangay, sir? Pa-shout out sa mga silingan na moderate sa barangay Paniliwan on. Shout out ko kay Team Maricel Pitogo ug sa iyang family nga si TNC Flora Adala Nicole Cesar. Kani always yun naminaw sa inyong stasyonan. And sa mga nagbasa, Ibardo Montero and Kani family. Og sa tanang mga batan-on sa Paniliwat on Salvador, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. God bless you, your radio station. Have a great day ahead. Dennis Lugas po. Okay. Rhodes, Saturday, ayos. Good morning, Sir Perch. Sa pag-greet lang kung may muntag sa tanang naminaw. Ilabi na sa kumbana, Danny Asoy. Og sa tanang naminaw, there is progress, Lapinig Kapatagan. More powers in program. Good luck and God bless. Rizalin Kalimpon, Galindi Sir Perch, unsay oras, fill up ang sap, there is poblasyon, taga-proof onomi, sir. Salamat and God bless. Siguro asa, nga na ayong pangalan, ha? Siguro ha, nga na ayong pangalan, i-post na sa ilang page. Tanawa sa ilang page, kung naapay mo ang pangalan. Dihan lang mo, no? Paghulat mong instruction na inyong mga barangay president, ha? Paghulat mong instruction sa inyong mga barangay president. O mga purok president, ayaw mo pag-adto sa barangay kay mahitabo na po niya ang dili pagpatuman sa social distancing. Maghitabo niya ang pagkumpul-kumpul nga mao na atong ginalikayan. Oy, akong Sister Donna, good morning. RC Lasula Kabaluna, Hypers, good morning. Pa-shoutout ko sa akong papa nga nagbukos o kahoy, watching from Kapatagan, Pinago, Puro 14. RMG John John Solomon, mayong buntag Sir Birds, pasalamat ko sa nadawat nga ayuda. Amo jud gipalit tanan og bugas og Sir Birds, pa shout out kay Aiko sa akong mama Virginia Phil nga sure ko naminaw jud karon og sa akong sister nga Cecil. Salamat tay sa pagbasa. Dimaluan Lynn, good morning Sir Birds, pa greet ko sa akong inahan nga nag birthday karon nga si Alejandra Dimaluan. I love you so much, inahan. Sir Perch, God bless. Butang inyo ang lugar, palihog. Ah, palihog ko, butang inyo ang lugar. Huwag asa mo. Kaya ato ang inilagay ato ang live Facebook page. Pasensya na gid mo. Sayin mo, tinaw. Sayin nili. Pero, timano na ni Sir Perch yan po. Huwag nga nun eh. Huwag nga sa'yo hinungdan. Ani? Ha? Okay. Huwag pa kayong mensahe. Ano to? Gadget lang. Ha naman yung ato. Okay. Dara. Good morning. Pwede di ay mudawat. Duma sila sa iyang mama, senior man. Iyang mama siya, wala man siya naminyo. Usara man iyahang mama. Sorry. Good morning. Pwede di ay mudawat. Duha sila sa iyang mama. Senior man iyang mama siya, wala man siya naminyo. Usara man ang iyahang mama. Sorry. Usara man sa iyang mama. Inani siya ma'am, no? Namang ko'y mga instances. Pwede lagi na, bisan pag nagsuo na lima kabuo, nagdawat sila, puro sila magsuo, nakadawat sila, pero lain-lain sila o panimalay. Lain-lain silang panimalay ni atong panahon na sa survey. Dayon karon, kung unsa magay, gaipo na ba sila sa pagangalan nga naa sila sa listahan, depende na lang sa inyong NSWBO, ipalitate managod. Ha? Subayon pamangguna, pangutanon pamangguna, as long as naa ka sa listahan, ihatag yun na. Ihatag yun na. Na magkasalistahan. Sulod. Mabiyan na akong giingon. Sulod sa lima katuig. Daghan ang mga kausaban nga nahitabo. Pero wala tayong mahimo. Kay mauna ang gihatag nga guidelines o listahan sa DSWD. Wala tayong mahimo. Kapila na ko ni balik-balikon. Wala tayong mahimo, anak. Bisan maingon tanga daghan kaayo ang grabing galisod karon. Kaisa kanang nakadawat, wala yun tayo mahimo. Kay kana sila naa sa listahan. Dayon ang kanang listahan, dili man barangay gabot, ana, dili man purok president, dili man munisipyo. Gibasihan sa DS 15 sir. Wala pa'y up
update. Wala pa itong 2018, wala pa 2019. So unsa na, unsay nakabutan diha sa base sa ilahang resulta 2015 nga survey, mao gyud to ilang supak-supak sila. Balik-balikon. Bisan pag muingon ka kausara ka makakaon sa usa ka semana tungod sa imong kapobrehon, pero wala imong pangalan sa listahan, wala kay mahimo diha, di jud ka kadawat. Usara ka simple nga to, pagpamo mo tay mahimo ana kay bisan pag sakit sa buot ni mayor nga tan-aw nang usa ka tawo nga naglisod nga tinuod yun nga naglisod, unya wala kadawat. Wala mahimo sa mani. Sir Perge, good EM to Mr. Juan Carlos Rojas and Mrs. P. Rojas. Daghang salamat sa inabang April 18, 2020. God bless your family. And good morning, watching from Bulahan Maranding. Love you, Mother. Gika ni Maria Lisa Bicoy Jin. Gika ni SK Federated Chairman Sulpicio Dodo Sungguad. Hi Sir Fred, good out ko sa mga batanon dari sa Matampay Ilaya. Naglanog-lanog jog karon. Sir Fred, salamat kayo SK Federated Chairman Sulpicio Dodo Sungguad. Tawag raw niya kanimo SK ha. Aha naman tada pita ato. Balikan na to ni karong taot-taot kay mawala na kita. Hi Sir Perge, good morning. Hope healthy ka always para padayon ka sa mga programa. Pa-shoutout ko sa akong Papa Carlos Kumorpusa o Mama Carlin Kumorpusa Dinas Malinas, Yaya Cornelia. Ako dinha uyuan nga Marcelo Lopez o Yaya Marsing watching from Iloilo, Cebu. God bless your our family Sir Perge. Gika ni Yuri Chinley. Nasa sa Iloilo. Okay. So, good EM, Kuya Perge, watching partner ko kapatagan. Shout out to sa mga silingan na godias bagong badyan. Always tigpaminaw, Kuya. Lamat kayo sa inyohang padayong pagpaminaw, ha? Gika ni Roselier Capuenas. Adlaw, medyo putol-putol, watching in Los Angeles, California. Sige lang, sir. Amo nang gipaningkamutan, no? Kay ang hitabo magud karon, mostly work from home kasagara ang ato ang munisipyo rin atong IT expert. Mujot nila sa diri Monday o Tuesday. So, karon Monday yan ang paningkamutan nga maayo na ni. Good EM Kuya Perge watching. Oh, ano ni? Wala na tong ibasa. Lang ko good morning. Lang. Good morning, Ikes Mua. Good morning, watching. Okay. Kajot lang. Mga kajunan, oras na to alas 8:27 na. Okay, padayon ta nag-monitor, nagbantay ron ng kung magkahatag bag pamahayag no si Presidente Rodrigo Roa Duterte anytime karon no. Okay, I don't know if live na ba ni, so ato siguro ning i-live sa ha, i-search sa nato no. Dili ta sigurado og live na ba kini. Sige lang, atong i-sulayan og search dayon atong i-live kay para mapaminaw sa kadaghanan unsay hukom ni Presidente Duterte. Dari kita sa atoang PCOO kita maminaw. Ha? Among sulayan sa og na live na gid ay. Okay, sulayan na to ha. Okay ba ang signal? Atong i-live ang pamahayag no, Presidente Duterte. Aniya. Presidente Delegation. Gabi, Mr. President, Mayor Rodrigo Roa Duterte, mga kalihim at buong sambayanang Pilipino. Naatasan po ako ng ating Pangulo na basahin sa inyo ang rekomendasyon ng inyong IATF.
Ang unang rekomendasyon po ay kinakailangan mag-approve ng minimum health standard na patutupad po simula ng April 27, 2020. Ito po ay maging applicable sa lahat ng ECQ. Itong mga guidelines po ay dapat matapos by April 25, 2020. Ang gagawa po ng guidelines, ang mamumuno po dito ay ang Department of Health at siya ang bubuo ng guidelines para po sa mga hospital, para po sa testing at para sa hygiene. Ang DOTR naman po ang mag-recommend ng guidelines para sa public transportation. Ang DTI naman po ay bubuo ng guidelines para sa mga employers. Ang DOLI po ang magbubuo ng guidelines para sa mga manggagawa. At ang DPWH ang bubuo ng guidelines para sa infra-construction. Ang decision po, pagdating sa ECQ, pagdating ng Mayo 1, 2020, panatiliin po ang ECQ sa NCR, Region 3, Region 4A, and all other areas kung saan mataas pa po ang banta ng COVID-19 hanggang Mayo 15. Magkakaroon po ng re-evaluation pagdating po ng May 16. Ang mga probinsya po na mananatili sa ECQ, National Capital Region, Benguet, pero po pwede pumabago ito by April 30, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Oriental Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes, Antique, Iloilo, bagamat meron pong to recheck itong Antique at Iloilo, Cebu at Cebu City, also subject to rechecking. At sa Mindanao po, ang probinsya ng Davao del Norte at Davao City. Ang lahat po ng probinsya na hindi kasama dito sa mananatili ang ECQ ay mapapasa ilalim po sa new normal na tinatawag na General Community Quarantine. Ganunpaman, dito po sa mga lugar na mapapasa ilalim ang General Community Quarantine, may mga areas po na moderate na naka-orange. Ang ibig po sabihin nito, mag-i-evaluate pa po ako ano mangyayari dito sa mga lugar na ito kung magkakaroon nga ng General Community Quarantine o mananatili ang ECQ. Ito po ang para sa mga probinsya ng Abra, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Marinduque, Camarines Sur, Aklan, Capiz, Samar, Western Samar, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao. Yung mga areas naman po na low at moderate ay mapapasilalim nga po sa GCQ ang new normal. Yung mga moderate na areas po ay ang mga probinsyang Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Davao del Sur, Davao Oriental, Sultan Kudarat, Lanao del Sur. At yung mga low po na areas na mapapasilalim din sa General Community Quarantine ay mga probinsya ng Apayao, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Ilocos Sur, Batanes, Quirino, Aurora, Palawan, Romblon, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Guimaras, Bohol, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Bukidnon, Camiguin, Davao Occidental, Sarangani, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Basilan at Sulu. Ano po ang recommendation sa mga areas under General Community Quarantine? Ito po yung mga lugar na hindi na mapapasailalim sa ECQ. Po pwede pong magtrabaho ang mga manggagawa sa Sector 1, 2, and 3. Ito po yung gagawin on a work-in phase. Yung mga bata po, edad 0 hanggang 20, at yung mga matatanda, 60 and up, and high health risk, mananatili po sila sa kanilang mga tahanan. Papayagan po ang mall opening covering non-leisure shops. Papayagan po yung mga priority and essential construction projects na mag-resume.
Papayagan po ang mga non-workers to go out to buy goods and services except those pertaining to sector category 4, yung leisure at mga kabataan. Papayagan din po ang public transport na mag-operate at reduce capacity at ang LGU po to enforce curfew at night dun po sa mga hindi manggagawa. For GCQ areas, general community quarantine, iko-consider po ang reprioritizing ng SAP cash subsidy towards ECQ areas. Ibig sabihin, yung SAP po na para sa areas na hindi na po under ECQ, syempre po yung cash subsidy kinakailangan pag-aralan na ibuhos doon sa mga areas under ECQ pa rin. Yung mga GCQ areas, consider to allow na po yung high school, higher education institute, HEI school year to finish and give credentials to students. Sa ECQ and GCQ areas, bubuksan po ang mga paliparan at ang mga puerto para sa mga goods lamang. Yung option po to shift to GCQ sa mga moderate to low risk area by industry. Nagbigay po sila ng rekomendasyon na 100% opening para sa agrikultura, fishery, forestry, sa food manufacturing at lahat po ng supply chain including ink, packaging, raw materials, sa food retail, supermarket, restaurant, restaurant for takeout and delivery only, mga hospital, logistics, water, energy, internet, telecoms, media. Yung option naman po sa GCQ, sa moderate to low risk area by industry, ang rekomendasyon po ay buksan from 50 to 100% opening. Yung other manufacturing po, gaya na electronics and exports, yung e-commerce and delivery for essential and non-essential items, yung repair and maintenance services po, housing and office services. Yung option po to shift to GCQ in moderate to low risk area by industry, consider po na buksan hanggang 50% on-site work and 50% work from home. Mga financial services, BPO, other non-leisure wholesale and retail trade, other non-leisure services. Yung option po sa low risk to moderate areas na buksan by industry, consider for 100% closure. Maski po low to moderate risk, consider for 100% closure pa rin dahil po ang mga transmitters ay kabataan mula edad 0 to 20, lahat na eskwelahan. I-consider po ang late opening sa Setyembre except po sa online learning, yung leisure, amusement, gaming and fitness, yung kid industry na tinatawag, turismo, all gatherings including religious conferences at iba pa, limited opening po ng malls at limited opening ng construction. Yan po ang rekomendasyon ng inyong IATF. Maraming salamat po. Maraming salamat, Presidential Spokesman or the new spokesman of the government sa Executive Department. Alam mo, wala tayong magawa ito. Kita mo, Navy itong nag-ano. Di na wala tayong kaya sa Navy. May mga barko eh. Bangka lang yung akin sa Davao. I have to do it because everybody is doing it. It's wearing a mask. Ni ako mismo, hindi ako, I cannot guarantee or anybody else for that matter in this table na hindi tatamaan. We are all at risk. But do not increase the odds or the chances of getting it. I never said I will declare martial law kasi martial law para lang yan sa mga rebelde, para sa mga komunista. Now, let me be very clear on this. If itong lawlessness which has imposed on us by the NPAs for the longest time, 53 years, baski saang probinsya may NPA, kanina o kahapon, dalawang army
nag-escort para i-deliver ang supply sa mga tao, pati pera, pinatay ninyo. If that is not lawlessness, what is that? Tell me. Kaya ngayon, pag nagpatuloy kayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon, and it's happening all over the Philippines, maybe I will declare martial law because kayong mga NPA ang numero uno. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, pati yung supply pagkain nila. Kaya, I am now warning everybody and putting notice sa armed forces pati police. I might declare martial law. And there will be no turning back. Kung ano ang martial law na klaseng gagawin ko, akin lang yan. Pero kung gusto ninyo, kasi pinagpapatay ninyo yung mga sundalo ko pati pulis na wala namang ginawa kung hindi samahan lang yung nagdi-deliver ng pera pati pagkain. Ang utos ko sa kanila, patayin kayo. O di patayin ninyo sila. Lahat na. Tapusin na natin ito sa panahon ko. I have two more years. I will try to finish all of you. Pati kayong mga legal, magtago na kayo. Huwag ninyong sabihin putang ina na wala kayong, you know, you're a bullshit, you're the legal friends. Sa inyo, kumukuha kayo ng pera. Ang mga negosyo dito na malalaki sa Pilipinas, nagdideposito ng pera yan sa bangko, sa account ninyo. Kinukuha ninyo yan. Yan ang totoo dyan. Kaya nabubuhay yung NPA. Pati pa yung extortion ninyo doon sa laban. Marami kayong pera. Alam mo, ang gobyerno ayaw niyan. Government is very jealous. There is only one entity who can collect taxes. It's government. And that money must be put to good use. O hindi naman kami, kung hindi ka makabayad, wala naman kami pinapatay. Kung wala talang ikabayad, anong gawin natin? Wala naman kayong nabalitaan na kulong. So, we do not do that. But do not force my hand into it. Kaya kung hindi, pag martial law, lahat kayong mga legal friends, magtago na kayo. Magtago na kayo. Huwag ninyo akong bulahin. Galing ako dyan. Alam mo yung karapatan noon, ang unang, ang predecessor na tinatawag nila was the Committee of Justice, Freedom, and Democracy. In Davao City, I was a fiscal, but I was handling the karapatan noon sa Davao. For the reason na hindi ko nagustuhan yung klaseng pamaraan sa gobyerno. It was a dictatorship and it was not really, hindi naman tayo sinira ang demokrasya. Kaya kung sabihin ninyo na sisirain ko ang demokrasya, hindi. Lulutasin ko ang demokrasya sa inyo. You made it impossible for me to move. At gusto ninyo ipasok muna yung mga demand. Ayaw naman ng military. Binigay ko sa military yung papel ninyo. Sabi ng military, ayaw nila. Sabi ko, ano, you explain to me bakit. So I gave them about 2 hours explaining to me bakit. Bakit hindi pwede yan? Eh, ganito yan, sir. Sabi ko, sige, naniwala ako sa inyo. And I'm calling the armed forces to invent something more
to innovate so that the soldiers will not be at the mercy of them. Pag dalawa lang yung sundalo, kawawa naman. Magdating yan doon, they will just swoop down isang sampo, wala talagang laban. Kaya sabi ko, at this time, the armed forces should go into innovations. Huwag ka mag-surrender, ha? Kaya mga NP, do not ever raise your hands. Kasi ang order ko, kung lumaban ka na. Huwag ka mag-surrender. Nagpunta tayo dyan kasi galit ako. Kasi pinapatay ninyo yung tulong sa tao. Ang tulong sa tao will continue. We will not reduce the volume at this time, but we are running low of funds. Secretary Dominguez might want to tell us what he is doing and planning to do so that we can have the level of the money supply so that we can maintain our assistance to everybody. Sani? Tagalogin mo lang, Sani. Maraming salamat, Mr. President. Ang katotohanan po, ang budget natin para sa 2020 ay 4.1 trillion pesos. So far, ang nagastos po natin is already out sa for this COVID is na hindi natin plinano ay 352.7 billion pesos na. At masasabi ko po na so far na finance natin itong amount na finance natin partly sa tax collection, pero bumababa na ho yung tax collection natin. Ang balanse pininanso natin sa sarili nating savings at humiram pa tayo ng pera sa ano sa mga multilateral agencies kagaya ng ADB at World Bank. So far ho sufficiente po yung cash natin, pero naiipit na po tayo sa budget allowance natin. So yan po ang problema natin ngayon. May cash ho tayo, pero wala ho tayong authority gumastos ng ganong kalaki. So we're making sure na lahat ng gastos natin ay number one for the benefit of yung pinakamahirap sa bayan natin, at rinireserve ho natin yung balanse para sa mga build projects natin, para nang pag natapos na itong COVID may pera tayo pang invest sa build ho. At saka we will create jobs and we will create business opportunities with that. Thank you ho. Actually, what Sunny is telling us is that there's money for now. Because, alam mo, yung budget nga natin, yung ginawa last year to be implemented now, walang COVID dyan. So Department of DSWD, Highways, Department of Trade and Industry, and Health, naka-plancha na yan. So ngayon, pagdating ng COVID, tanggalan ko yan ng mga proyekto dito sa highways. Yung highway dyan, wala na muna yan. Sabihin ko kay Tugadi, huwag na muna yan. Minus. Lahat para makapag-ipon at kinuha na yung budget, na yung regular budget sana, kung walang COVID, it was going smoothly to be implemented this year.
But because of the COVID, yung first and second quarter, third quarter, alam mo wala yung pera. Sabi ko, hangin lang yan. Yung sinasabi ni isa pang itong walang alam na ugok ito si Trillanes. Nagsasalita ng trillion-trillion, trillion ng hangin. Trillion of cubic meters of air in your head. And it is too tight, that is why para kang buang sa salita ka ng trillion. Kaya ikaw yung putang ina pa, rebuildi ka pa dyan, hindi ka pala marunong eh. Kita mo kung nanalo kayo, ano yung nangyari sa Pilipinas? Puro porma, puro hambog, puro hamon, at batukan mo raw ako. Sabihin ko sa driver ko, sampalin ka. Ang driver ko lang, utosan ko, kaya handyan ka lang. Ang tingin ko sa iyo, ka-level mo, driver, ulol. Yan. So, yan ang ating, kinukuha na natin yung mga projects this year. Wala na, sabihin, kalimutan mo na muna yung, that was prepared, preparado na yun. Eh, dumating COVID. Wala, ito. But we are making sure, and Sunny has said earlier in the previous meeting, that if the funds are not sufficient, they will have to borrow. Then, if the borrowed money is not enough, then we have to sell the assets. Yung cultural center, maraming sinong mayaman dito na pargawain yung mansyon. Iyon na yan. Magsalida ka araw-araw dyan, mag-isa. Lahat ng lupa, ipagbili ko para itulong ko sa tao kasi, gasiho, why am I talking this way? You know why? There is no telling how long, gaano katagal itong COVID sa buhay natin. Kaya lang, at least one of the redeeming factors now, hindi pa man nga sila nag-succeed, but they are working at it. Nandyan sila, punong-puno yung kamay nila sa trabaho, and they are working, and there are signs that they will succeed. Sabi ko sa iyo, sa oras lalabas ang vaccine, ilif ko kagad. Relief ko, wala na ang seremonya. Huwag na kayong maghintay, basta pagsabi may vaccine. And by the way, yung 10 million ko na sa ating mga scientists dito sa Pilipinas, yung mga doktor, mga the bright Filipinos who are there working day and night, trying to find out how to combat COVID, I'm raising the bounty to 50 million. 50 million ho ang ibigay ko sa grupo because it is a collegial thing. Hindi naman sa isang tao. 50 million. Baka pag saligaya ko, another 50 million. So that's pagkamayar nandyan ha, kung maligaya ako, kung maligaya ako masyado, di 100, puro kayo milyonaro. Eh, huwag kayong mahiya, tanggapin yan, total. Sabihin, Mayor, ginawa namin ito para sa bayan. Sabihin ko ito, isauli ko ito kay Dominguez, gusto niya. Hindi na ito, maibalik. Sige, Mayor. Kung kayo ang mga bata, put the money to good use. Oo. Basta ako ngayon, 50 million ako. Kung ang Pilipino makakuha ng, you know, yung alam ng Amerikano, yung mga puti, yung sa Europe, alam rin ng Pilipino yan. So, pabilisan lang yan. That is why I said, I'd like to ask the, do they need to
funding to continue working, sir. Itong mga scientists natin working at the vaccine thing, do they need a funding? Yung pong PCHRD, which is I think attached to the Department of Science and Technology, meron naman po silang pondo para sa pagpapatuloy na pananaliksik o research for vaccine production. But I'm not sure if this particular vaccine that they are developing is specifically for COVID-19. Aalamin ko pa po kung isinama na po nila ito sa kanila pong kasalukuyang research work. Yeah, well, anyway, whatever it is, as long as they are working on to find out, to discover COVID, it does not really matter to me. What matters to me is the dedication and the load of work that they are performing. So, kung kailangan nila ng additional funding, all they have to do, I'm announcing it, is magsabi rin sa sayo. And I'd be glad to kung hindi masyado malaki, I said, ipitay sa pera. I will readily give it to them. I'd rather spend all of our money in connection with COVID discovery, assistance, lahat. Kaya dito nakatutok tayo. Every time that we meet, ladies and gentlemen, hindi tayo lalabas sa COVID. COVID lang tayo. Huwag tayo mag... Na ngayon, nagsalita ako ng komunista at ito mga putang ina mga komunista dito. Kasi ang sa COVID na mangyari, maraming gutom, maraming hindi nakakain, maraming hindi nakakatanim. So walang pera, that is why papasok ang gobyerno, tulungan sila. Kaya naman, pinagbabaril itong mga putang inang NPA na ito, kaya napunta tayo doon. But that is COVID connected. Because nagkasakit, o hindi makapaghanap buhay because of COVID. You have to connect. Hindi sabihin mo, rumble on. Itong mahilig itong mga gagong sa try to, ano, to rumble on to some other matters and mumble. Alam mo ganito, itong mga putang inang, di ba matay itong mga putang inang to. Marinig niya yan. Ay, basta mumbling. Basta, I am just putting notice to everybody that itong komunista, malaki ang gastos natin. Do you know how much we spend sa isang putok lang? Marinig mo man yan. Brrrr! Isang putok yan, 35 pesos. Tangina ninyo. Yung 35, ilang brrt, brrt, ilang sundalong brrt, brrt yan. Abusaya, pati kayong mga komunista. Ilang 35 pesos yan. Yung bala ninyo, yun yung bala ng mga sundalo na pinatay ninyo. Kaya ginagamit ninyo pera ng tao pagpatay ng sundalo. Kuha ninyo. Yung mga mortar-mortar ninyo, those are the armaments and equipments na nakalkal ninyo sa mga patay na sundalo. Yan, yung pinaputok ninyo, pati pinaputok ng sundalo, pera ng tao yan. But you are not the government. Sige. Yan ang history ng COVID. You will always be a part. Someday, if we will write a narrative of the COVID, nandyan talaga kayo isang chapter sa putang ina para sa inyo. You see how you punish the Filipino people for your ideology. Kayo mga NPA na ano, kikinig, sumurinder kayo. Kagaya ng ginawa ko sa Mindanao.
may binibigyan ko ng bahay, bibigyan ko ng hanap buhay. Huwag kayong, huwag ninyo agawin yung assistant dyan. Kawa naman yung tao. Pagkain nila yung kunin ninyo, wala na. Para na rin pinatay mo yung mga pamilya dyan sa mga lugar na hindi maabot na sundalo. Ang nakakarating dyan yung mga ano lang, eh walang armas yung mga DSWD. Pero yung mga escort, pinapatay niyo. That's why I'm asking the armed forces now and the police to reconfigure, kasi maraming akong patay, to reconfigure how to go about escorting the health workers. Pakinggan natin si Department of Trade, yung dahan-dahan na pagpasok ng ibang sektoro. Mag-Tagalog na lang po kayo. Okay po. Dito po tungkol sa ECQ. You ease up the quarantine to allow certain sectors. Uh-huh. Ikaw ho ang nakaalam niyan. You know better than us. Mr. President, ang maganda hong nangyari ngayon, even under the enhanced community quarantine, para po hindi tayo magkaroon ng kakulangan sa pagkain, pinagpatuloy ang pag-supply ng food production, pinagpatuloy ang paggawa ng mga pagkain. Tulad doon ng mga canned sardines, gatas, instant noodle, yung mga basic manufactured products, para parating marami hong supply sa grocery and supermarket. Dahil po, kahit community quarantine, ito po yung mga inalaw na mag-operate. So, inalaw po ang food production, inalaw po ang mga essential products tulad ng sabon for hygiene. Sabon, shampoo, pati ho, yung essential din po yung mga alcohol para ho sa mga panahon ngayon. Yung iba hong hindi essential products, hindi ho muna natin pina-operate. In keeping, dahil po gusto po natin ang mga taong bayan as much as possible nasa bahay. Kaya ho piling-pili lang yung pinayagan natin, yun dun lamang sa makakatulong sa food availability. Hindi tayo makaka-shortage, kaya pinapaalala natin sa taong bayan na huwag magpapanik dahil kahit ho naka-enhanced community quarantine, ay napakadami ho nating pagkain yung supply. In fact, ang dahil sa pag-meeting ng ating IATF, eventually, inaalaw po natin kahit lagpas 50% yung skeletal workforce. Hindi na skeletal workforce na 30% lamang ang allowed. Kailangan more than 50%. Ibig sabihin, maraming tao. Para ho, ang ating production rate umabot sa 80 to 100%. So, para hindi magkaroon ng shortage. Pangalawa ho, yung ating mga finished good inventory, yung mga gawanan na produkto, ay more than 2 weeks, 2 linggo equivalent. Hindi tayo magkukulang. At yung raw material na ipoproduce pa lang para gawing finished goods, mga 45 days, lagpas sa 1 buwan. So, ibig sabihin ho, marami ho tayong pagkain. So, yan po yung mga iba sa mga inaalaw ngayon na dito sa environment ng ECQ, food products, essential products. Allowed din po siyempre yung iba hong operation tulad doon ng mga bangko para ho may mga gusto mag-withdraw sa ATM, may mapa-allow po yon. Siyempre po, agriculture products, doon magsisimula yung pagkain, allowed din po yung mga ganitong activity. Ang nakabiti na lang po ay yung sa construction, yun po yung pag-uusapan pa moving forward, pati ho yung sa mga SMEs, yung mga malls. Kasi ho, pag yun ho, maramihan kasi. Kaya worried din ngayon po yung grupo natin kung i-open ho ba natin ito dahil contrary to dun sa gusto natin mangyari na panatiliin sa bahay ang mga taong bayan. Pero ho, ito ho ay pag-uusapan pa. Yung mga iba hong mga essential activities, so inaalaw naman po during the enhanced community quarantine. Ang isa pa hong sinisigurado natin ay ang pricing, wala hong profiteering,
or wala rin yung nagsasamantala sa hoarding. At dyan po, nagsama-sama po ang DTI, ang PNP, CIDG, NBI, DA at saka DOH. Dyan po marami, over 500 na po ang ating mga nahuhuli na mga profiteers at mga hoarders. Kaya babala ho talaga yan. Ay, isa pa hong magandang nangyayari ngayong ECQ ay yung mga manufacturers natin na re-repurpose. Yung mga dating hindi gumagawa ng mga face mask or hindi gumagawa dati ng mga personal protective equipment, ngayon ho ay gumagawa na sila. Tulad ho nung mga mask na suot natin ngayon, ay yung iba ho dyan ay ginagawa na ng mga manufacturers natin ngayon. Kahapon lang ho, kahapon lang ho ay inalaw po natin, nag-turnover tayo ng 10,000 pieces ng PPEs out of the 300,000 na PPEs at yun po yung donation po ng San Miguel Corporation para ho sa PGH, tinurnover po natin sa DOH. So 10,000 po yon out of the 300,000 na ipoproduce pa para sa ating mga health workers. So meron po tayong mga manufacturer na nilipat yung kanilang production para makaproduce ng mga mask, PPEs, pati ventilators gagawin na. Mga 10 kumpanya na ang may involved dito sa repurposing yung manufacturing. Ibig sabihin, magpoproduce na sila ng mga critical products na kailangan ngayon. And moving forward lang po, last two items. Marami ho tayong pinaprepare na tulong sa MSMEs, micro SMEs, lalo na pag na-lift na itong ECQ. Nandyan ho yung pauutangin sila, low interest rate, dun po sa inyong programa na P3, pondo sa pagbabago at pag-asenso. 1 billion po yun, nakalaan doon. At sa tulong po, pakikipag-ugnayan sa DOF, sa Land Bank and DBP, another maybe around 30 billion na pwedeng ipailaan din para sa mga micro SMEs. Kasi yung micro SMEs, pahihiramin po para meron silang working capital pagka i-restart natin yung economy. Kasi aside from the MSME, yung isang tulong ay yung wage subsidy sa worker na nirelease po ng SSS, BIR at DOF. So para talagang matulungan sila sa pag-restart ng economy. And lastly, dahil po sa Bayanihan Act ay nagkaroon po ng grace period, hindi muna babayaran yung loan at grace period ho pagdating sa renta. Yun po yung inyong kinover para ho wala dapat paalisin na umuupa sa residential pati yung renta sa ng mga micro SME sa mga commercial places. So marami ho tayong prepare na programa para ho sa micro SMEs. Thank you, Mr. President. Salamat, Secretary Lopez. We'll wind up with the three speakers from Secretary Dar. Still about food supply. Then we go to the health aspect. Thank you, Mr. President, fellow cabinet members. Ang pinag-uusapan kasi natin dito yung pundo, no? And our budget for this year is finite. We're only pegged at 4.1 trillion, out of which ang antimano kaagad na automatically appropriated doon ay 1.249 trillion, tapos yung 2.8 trillion, yun yung new appropriation. Para saan yung new appropriation? Yun yung binibigay natin personal services, MOOE, financial expenses, at capital outlay. Now, hindi naman natin ini-expect itong COVID. Bigla na nga lang dumating. Dito po sa capital outlay, nahati po ito sa dalawa. Yung for comprehensive release at saka yung for later release. Yung pong for comprehensive release, hindi po natin pwedeng galawin antimano yan kasi automatically release na yan sa mga province, sa mga government agencies and departments. At saka yung mga IRA, at saka yung debt servicing natin.
So Antimano, ang pwede lang nating galawin, which we have done, is 397 billion more or less. Ito yung capital outlay ng mga departments at saka nung Congress initiated, no? E sa ngayon, ang nagagamit na natin, 352 billion na. So konting-konti na lang natitira. And we're not even sure na ito yung nasa always at the back of my mind also, dahil ako parating nasisisi pagka natagalan yung release at saka may nagagamit na hindi daw dapat gamitin. But where else can we go? Ito talaga yung sitwasyon na eh. And that therefore, yung sinasabi lang natin, i-consider natin yung possibility of second wave. Pag nag-second wave, paano yun? Nag-usap kami ng ADC with the NEDA and the DOF, and we have to come up with a forward planning on what will be the direction. And that would require a lot of funding. The new normal should allow us to provide more jobs to the people para maging productive sila. Yan ang hindi naiintindihan ng tao, karamihan, is that ako ho, dependent ako sa Congress. Powerful nga ang presidente, lahat, ang Congress, sila lang yung pati yung empleyado nila. Diyan sa Congress lang. Yan na sila. Pero itong Congress, especially yung lower house, ika nga sa English, the whole the purse, ibig sabihin, hindi ako makagastos ng pera hanggang hindi sabihin ng House, then approval by the Senate, pero manggaling talaga sa House, na sige, bigyan ka namin ng 300 billion na hangin para magamit mo. Yung 300 billion, kukolektahin pa po yan. Wala kong ready money. Ito sabi mo nandyan. Yung sinabi kong 300 na tinago ko, savings yun sa gobyerno na sinabi ko kay noon, started, kailan ba ako nag-umpisa? 2015. Nag-ano na kami ng pera. Dahan-dahan lang, kukunti-kunti. Sabi, parang alkansiya, mag-alkansiya ka saan. Kaya mayroon na kaagad akong ready. But yun naman was not really for the purpose of spending for the COVID. Because wala pa naman ang COVID noon. It was a non-existing alien. And hindi natin alam. That was intended, nasabi ko saan, before I go out, makita lang mo ng mga tao na may ang pera na hindi na ginastos ng kuntodo-todo, nag-save tayo. That was my only purpose, actually. Ngayon, nandoon ang COVID. Now, dito yung sinasabi ni Wendell, tama yan. Mag-appropriate ang lower house, House of Representatives, yung mga congressman, hindi yung senador. Manggaling sa kanila, mga congressman, mag-appropriate sila ng pera, bigyan ako ng authority na gastuhin yun. Kung ma-approve na rin sa Senado. Ang problema, kung may pera ba? Kasi ang koleksyon nandito sa akin. Nandito kay Sunny, tapos tanungin siya, may pera ba dyan? Sabi, meron no dito na 400 million. O, sige, gamitin natin yan. So, doon sa Congress, somebody will sponsor a bill, appropriation, it has to be sa budget. Ang sabi ni Wendell na mag-ano tayo supplemental budget. Kung may pera, pero kung wala, walang i-appropriate because there is nothing to appropriate. Wala tayong ma-appropriate kung walang pera. That is why sabi, it's dwindling, paliit ng paliit. Because ang inasahan natin na first quarter, second quarter, na collection, wala na. Napurnada na because sarado ang mundo. Ang komunidad hindi gumagalaw. Wala na nagtrabaho.
Lahat tayo, pati ako, sa puro papel, isang katerbang papel, yun lang man to, dinala sa bahay ko, babasahin ko lahat yan, hindi ako nagpipirma ng hindi ko nababasa. Tapos, para hindi tayo masabit. Tapos, yan ang trabaho ko. Wala nagtatrabaho. So, yan ang problema ngayon. It's really a question of money. Money has always been the, since time immemorial. Now, remember that wala kaming hangari na pigilin yung pera. It's not ours, it's not anybody's money, but it belongs to the Filipino people and should be spent for the welfare of the Filipino people. Hanggang dyan lang. Now we go to Secretary Dar to see how the agricultural sector is coping up. Thank you, Mr. President. Marami pong salamat. Sa agrikultura po naman, under the enhanced community quarantine for Luzon and vis-a-vis agriculture and food, ang una po natin na tiningnan po yung food availability, food accessibility and affordability, plus yung price stabilization and the movement and logistics relating to the food supplies. At the initial stage, Mr. President, ng ECQ, may opening naman ang agrikultura, skeletal level, but even with that, of course, we were practicing again all the health or quarantine measures, may physical distancing at saka din paggamit ng face mask. Then after 1 month, doon sa IATF po, nadagdagan na po yung level na mga aktibidades doon sa kanayunan. So nasa optimum level tayo ngayon sa farming, sa fishing, at related sa lahat po ng even yung mga manufacturing ng agricultural inputs, fertilizers, pesticides, and the like. So marami po tayong, so matotal meron akong individually maibigay na datos, but overall, mayroon tayong sapat po na pagkain. Yung initial days lang, yung mayroon mga sobrang maigpit sa kanayunan, mas lalo sa barangay, na nag-checkpoint. So doon tayo nagka-prone a little problem. But over this time now, hanggang ngayon na ay okay na po yung food supplies, yung movement. Kasi simulat sa pool naman, ang ITF ay nagsabi na there is unhampered movement ng mga cargoes, both food and non-food. So sa bigas po, ang rice outlook natin dito sa taon na ito, mayroon tayong demand na 14.6 million metric tons. Ang supply ay 17.9 million metric tons. So may deficit na 3.3 million metric tons. Pero gumawa na tayo ng mga hakbang para ang ending sufficiency level natin sa taon na ito ay from a level of 87% lang po kasi ngayon yung naproproduce natin dito sa bansa. Pero with now the additional 8.5 billion pesos for the Rice Resiliency Project, it will bring us to 94% po yung domestic rice production natin. May isang ano lang ako, bago ko makalimutan, isingit ko na lang. And I have asked Bong to talk about this because he was the one who... Oh, he was the proponent of submitting it to me. Boom. Magandang gabi po. Habang patuloy nating nilalabanan ang COVID-19, paghandaan na natin ngayon pa lang ang new normal
Nananawagan ako sa pamahalaan na mag-umpisang maglatag ng programang Balik Probinsya at iba pang hakbang na magbibigay insentibo sa ating mga kababayan na lumipat mula sa Kamaynilaan at ibang malalaking lungsod papunta ng mga probinsya. Nakikita naman natin ang naging masamang epekto at hirap dulot ng sobrang pagsikip ng mga tao at pamamahay. Katulad sa Metro Manila, mas mabilis kumalat ang sakit at mas nahihirapan ang ating national government at ang mga local government units na alagaan ang lahat ng apektado ng krisis na kinakaharap natin. Marami pong stranded, hindi sila nakaka-uwi dahil inabot na po sila ng enhanced community quarantine. At maraming hindi nakakatanggap ng social amelioration dahil maaring magdudoble, magduplicate po kasi yung pamilya nila ay naiwan po doon sa probinsya. Marami na tayong natutunan sa krisis na ito tulad ng hirap sa dulot ng pagkumpul-kumpul ng tao sa mga syudad. Simulan na nating paghandaan at tuluyan na nating aksyonan ang isyung ito at huwag nang antayin pa na mas lumala pa ang problema. Kailangan magkaroon ng gobyerno ng long-term solutions upang matugunan ito. Dahil sa kakulangan ng pangmatagalang urban planning at rural development sa mga nakaraang dekada, nagsipuntahan ang maraming mga probinsyano sa mga malalaking lungsod dahil andon ang oportunidad sa hanap buhay. As soon as the enhanced community quarantine is lifted and travel is gradually normalized, the government must encourage Filipino families to move out of Manila and other metropolitan areas. Government must provide them the means and incentives to go back to the provinces for good. LGUs must also ensure that necessary quarantine measures and mass testing for COVID-19 are in place to prevent those possibly infected from spreading the disease. Ilipat natin ang mga tao sa tamang panahon at kapag sinabi na ng ating health experts na ligtas na gawin ito, pero ngayon pa lang kailangan ihanda na natin ang ating mga probinsya. Dapat masiguro na may kapasidad ang mga probinsya na maalagaan sila at mabigyan ng matitirhan, makakain at ikabubuhay. Mapapagaan rin natin ang pinapasan ng mga syudad kapag nabawasan ang tao sa lugar nila. Katulad ng mga illegal settlers ngayon, kumpul, dikit-dikit talaga yung mga bahay. Kung hindi natin ito aksyonan agad, hindi matatapos ang problema natin sa kalungsuran. Sa programang Balik Probinsya, mapapabilis din natin ang pag-unlad ng mga kanayunan. Sa paghihikayat sa mga mamumuhunan na magbukas ng mga negosyo sa mga lalawigan, magkakaroon ng mas maraming oportunidad ang mga kababayan natin. Hindi na nila kailangang lumuwas pa ng Kamaynilaan at lumayo sa kanilang mga mahal sa buhay o kanilang mga pamilya. Kaya mahalagang magbigay din tayo ng mga insentibo sa mga negosyante o mga mamuhunan ito. Kami po ni Pangulong Duterte ay probinsyano rin, taga Davao, taga Mindanao. Doon po kami lumaki at tulad ng iba pang mga probinsyano, doon rin namin nais bumalik pagkatapos ng aming pagsiservisyo sa bayan. Dapat tayo po ang mag-provide ang gobyerno ng mga bases o barko o anumang transportasyon para makabalik na sila sa kanilang mga probinsya. Magtulungan tayo, magbayanihan po tayo para malampasan ang krisis na ito. Sa bawat problema nating hinaharap, oportunidad rin ito na magkaroon ng mas maayos at matatag na solusyon para sa ating bansa. Thank you. Maganda yan, Bong. Go home to the province. They have the means of going back there. And there is a promise. Kasi kung what they would give them is hope. Importante yan. Yung that if they go there, some of them might really leave the city of Manila or its environment with the heavy heart. But we have to provide the transportation at sabihin natin, if you go back, ganito. What is really very important is we give them hope. It's a very important yung hope ng tao. So,
si Secretary Lopez? Yeah, Mr. President, actually gusto namin suportahan yung proposal ni Senator Bong. Kasi yung balik probinsya, tama ho yung sinasabi nyo, will bring hope. Kaya kami ho, pwede nating masuportahan yung by pushing yung investment papunta doon. How do we push it? So more incentives. Actually ho, sa ngayon, we can give more incentives papuntang probinsya kesa sa incentives na maglo-locate sa Metro Manila. Yun ho, ibig sabihin, more attraction to locate outside. Kasi pag nandun na yung incentives, may trabaho na doon. So even po dito sa tax reform na na-finalize ho ngayon sa Congress, it will give also additional years of incentives para talagang doon mag-locate outside Metro Manila. Parang balik probinsya objectives ni Senator Bong. Pangalawa ho, yung SME development. Everywhere ho yun, meron na funding ng, hindi pa naman siguro nawawala yung funding na yon kasi pang mahirap talaga yung funding na yon. Ito yung bibigyan na suporta doon sa mga negosyante sa barangay level na support. Yung gusto nyong bigyan na kahit 10,000 para may pangsimula na sila maliit na negosyo na mga SME ho na may pwede ka agad opportunity doon sa mga maliliit na nasa, para may opportunity umuwi doon. So yun po. Yun. Let me just give a warning. Na alam mo, sabi ko, wag sa panahon ko. Pag sa panahon ko, talagang yayarain kita. Itong lahat ng pinaghirapan namin dito, study, NEDA, tapos Department of Trade, doing a lot of talking and convincing, and winning the trust of foreign or local big business. I do not want to humiliate people. I know that, alam mo, pagka tanggalan mo ang tao ng pride niya, masakit yan. I've done it several times. But every time, Diyos, nagsisisi ako, pero overall, sabihin ko, total, para naman ito sa... I've done it several times when I was male. Talagang hubaran kita dyan sa harap. At baski regional director ka, patitindigin kita dyan sa harap ng Malacanang. Mamili ka. Totoo. Ikaw, examiner, okay. Tumindig ka dyan sa harap ng Malacanang. Total, itong Malacanang, palasyo mo ito. Ako dito, nag-uopisina lang. Yung, tignan mo yung palasyo mo isang araw. Init at ulan. Pag namatay ka, mas lalong mabuti. Basta yan ang ano ko sa... Kaya itong pinag-usapan ngayon na i-dispersal yung ikalat mo. Takot yung iba sa mga probinsya na medyo may history ng... Ako ayaw kong maghiya ng gobernor, mayo, sino ba naman ako, mayo lang rin. But, you know, I have a more, a greater burden, yung pinapasaan ko na trabaho para ito. Medyo sagrado eh, sa tao ito. So, we take our oath of office, we are very proud. Presidente na ako, tapos ganun, gawain ko talaga lahat. So, gusto ko lang ipakita sa mga tao, beginning itong ito, na paano sugpuin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Pero ito ang igarantiya ko sa iyo. Putang ina ka, hubaran kita dyan sa harap ng tao. Our country comes first to us. Mahal ko ang bayan ko, mahal natin lahat. Gaano man tayo kaliit. Well, anyway, that's, I'm just talking about life. Buhay ba ng tao? Ito,
I hope that God will be with us. May sarili akong Diyos na doon ako nakatutok to help me because I'm having a hard time carrying the load of the nation. Nung nakapag-ECQ po tayo, nagkaroon po tayo ng sapat na panahon kahit na papano na maihanda po at mapaunlad ang kakayahan ng ating pong sektor ng pangkalusugan, ang mga ospital, ang ating pong mga beds, ang ating pong mga ventilator machines, ang ating pong mga isolation rooms, ang ating pong mga quarantine facilities. Ay nakita naman po ninyo siguro, Mr. President, yung ating PICC, ang ating pong World Trade Center, ang ating pong Rizal Memorial Complex, ang ating pong New Clark City, Athletes Village, at mga iba pa pong mga bagong gawang mga quarantine facilities, ay talagang yan po ay napalawig na po natin, napaunlad na po natin ang kanilang kapasidad. Kaya talagang napakaganda po nung inyong pasya na isagawa po itong enhanced community quarantine. At sa aspeto po naman ng kaperahan o sa funding, ang inyo pong PhilHealth ay nakapag-advance po o nakapag-desisyon ng board na mag-advance ng 30 billion pesos para po sa mga ospital, sa pampubliko at sa pribadong sektor para lahat po ng mga COVID patients ay babayaran po through the COVID benefit package. At in fact, ang board po ay nagpahintulot din na itaas, gumawa ng COVID benefit package, yung mild 43,000, yung moderate 143,000 per COVID patient, and for severe to critical, kaya pong bayaran ng PhilHealth up to 780,000. So inihanda po natin pati ang funding para po sa ating mga COVID patients. So sa pangkalahatan po ay ito po ang ating mga ginagawa at para naman po doon sa binabalak batay po sa rekomendasyon sa inyo na i-extend yung enhanced community quarantine, okay po yun. Suportado po namin yan. Kung meron naman pong kinakailangan na luwagan yung mga lugar na sa kasalukuyan naka-enhance community quarantine, ay siguraduhin lang po natin na yung mga pamantayan ng kalusugan or minimum health standards ay dapat pong nakatalaga bago po magluwag. Dahil sa bandang huli po, ang kalusugan ng taong bayan po ang ating pinangangalagaan higit po sa lahat. Maraming salamat po, Ginoong Presidente. Salamat, Secretary Duque. Magtanong kasi ang tao, ang interesado ninyong gustong lumabas sa bunganga ko, kailan ba talaga ito matapos? Ang COVID ho, hindi matatapos yan. It will be here and it will stay until kingdom come. Pero pag may bakuna na, baka sakali nga mauna tayo, ma-embolden yung ating mga scientists to work overtime to come up with a vaccine. COVID equals vaccine. Period. Siguro nasabi naman ng lahat ng dapat sabihin and the things that you must know and need to know, nasabi na po namin. And one thing I can assure you that we were just waiting for the right time. Tiisin lang muna natin, ako nakikiusap na sa inyo, para lang ito sa bayan. Because we are trying to limit the contamination. Kasi sinabi ko itong 6,981, pag ito ang nagkalat, ako, magpo-problema po ako. Mas lalo, pero ito bumababa na ngayon, mas maraming recovery by 722 as against 462. So,
lahat ang sinasabi namin dito, totoo, walang sobra, walang kulang. At alam ninyo ang ginagawa namin. Kung nagustuhan ninyo, magpasalamat kami. Pagsabi ninyo kulang, then humhimi kami ng dispensa. We'll try our very best next time. Thank you. Maraming salamat po. Matapos pong makipagpulong ang ating presidente sa mga miyembro ng IATF, tinanggap po niya ang rekomendasyon ng IATF na ilagay po sa patuloy na ECQ ang NCR, Region 3, Region 4A at iba pang mga lugar hanggang Mayo 15 po. Ang mga lugar pong ito ay ang probinsya ng Benguet na po pwede pa pong magbago by April 30, ang NCR, ang Pangasinan na po pwede rin pong magbago by April 30, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, yung Tarlac at Zambales po, po pwede pa rin magbago by April 30, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Oriental, Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes, ang Antique at Iloilo, pareho pong po pwede pang ma-recheck, ang Aklan at ang Capiz, pati na po ang Cebu at ang Cebu City na subject din to rechecking. Ang Davao del Norte, Davao City, at ang Davao de Oro po na subject pa rin to resetting. Lahat pong probinsya na hindi napasama sa listahan nito ay mapapasailalim po sa general community quarantine. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, mga kaigsona, no, mura pa man ugahan, nakita na ko, meeting pa nila. Pero ato na lang ng isa marais, ang iya puhon, kung unsa man galing ang desisyon sa tuang presidente. Tutan ang desisyon niya na, dito intended for Luzon, Ramana siya. Intended for Luzon na iya ang desisyon. So, dire, maminaw na lang po ta din eh, mutamod ba ito ang provincial government usab sa desisyon sa itong presidente? O unsa ba? Unsa ba ilang ipatuman? No, kay mamugod niya itong nabantayan. Kaya itong time na nagpatuman o enhanced community quarantine ang Manila, mahitabo usab, nagpatuman usab o quarantine ang Lanao del Norte. Sa nagpatuman na enhanced community quarantine ang Lanao del Norte o ang Metro Manila o ang Luzon, kinatibok ang Luzon, nagpatuman usab din niya og enhanced community quarantine ang probinsya. Sa dihang ki-extend usab ang ato ang enhanced community quarantine until April 30, nagpatuman usab og extension ang ato ang probinsya. Maunang ato usang bantayan din he, kung unsang pagpatuman ni Presidente Rodrigo Roa Duterte kaya nasayod na itong provincial governor nagsuporta usap sa ato ang presidente may tungod sa iyahang mga desisyon. Okay, oras na to alas 8:45 na. Ilibog taan niya itong live, no? Wala. Okay, gika ni Kapitan na Layaw. Paliho po pahibalo sa katawahan sa barangay Corvada nga ginadili ang pagpalupad sa Tabanog. Pagpanulo o mga langgam o labi na diyon ning magtambay-tambay diri sa Daplin sa atong kalsada nga kabalota, bawal kana. Kami sa Barangay Council, Barangay Corvada, naghangyo ninyong tanan. Okay, salamat. Gikan ni Kapitan Magellan on Layaw. Okay? Sama ni. Okay, ganong na among kay number mo ito gawin. Hindi ano na ikaw sa halangay. I don't know, gil saan yung magkuha. Okay, oras na to alas 8:47 na. Arigita din ni sa ato ang mga mensahe, higyan sa ato ang cellphone.
no? Adere na tas hotline mo basa. No? Ana personal na ko, personal man na. Okay. Ah, dere ta sa hotline mo basa perting daghana na man ang text kaganiha pa ning kadlawon. No? Para mahatagan po ning imong pagtagad ning inyo ang mga text. Alas 4:55 gi-text. Good evening, Sir Perch. Nagpasalamat mi sa among pinanggang mayor diha sa SMD nga naghatag og bugas 5 kilos of 8 cans of 8 noodles. 8 ka noodles. Sana ang ala magauban kaniya diri sa barangay Kabungbungan SMD. Okay, salamat kayo, no? Salamat kayo, Mayor, no, Dimaporo, no, sa pagtanaw usab sa inuhang mga constituents. Moni ang importante dayon. Happy Ramadan day. Happy Ramadan sa mga igsoon na itong Muslimo, Ramadan Mubarak. Ako. Dayon, dunay advisory ha. Ginyos na kagahapon, unyaging adlaw. Nga close kihapon ang tanang moske. No, close kihapon ang tanang moske sa inyong balay. Tagsa-tagsa na lang sa tagsa-tagsa kapanimalay mag-celebrate. No, og Ramadan, no, wala na sa moske, no, or masjid, wala, no, close tanan. Okay, nagkasinabot na ang mga ulama. Okay, good EM. Sir, nagpasalamat lang ko sa atong buutan nga mayor, Mayor Barry Y. Baguio, nadawat nga tag 9 kilos nga rice o mga tinapad rin sa tungguan. Dagang salamat, kaayo, Mayor. Gitext niya alas 5:23. Alas 4. Alas, ha? Alas 4:58. Dayon, good morning. I-greet lang ko sa akong duha kaanag kasi Juna May Paradero o Baby Jemar Paradero. Especially sa kumbana nga si Jose Paradero na Mindanao karon. From Juna Paradero sa San Isidro, Kapatagan. Maluwi di ako sa uban kay kadlawon, mumatag kadlawon para mo text para maunag basa. Kini gi-text ni ganiyang alas 5:23. Morning kuya, pwede ba nga akong bana naka-record sa DA tapos maintain rami na basa naman siguro ni. It's sa total ganiya, ug naay mga panghatag kuhaon man sa among amo kami manggod ang kahago pas mo mi pila pila para makuha. Ang sanibawan ako, no, ang kining BA magbase ni sa tag-iya sa yuta. Dito sa tag-iya sa yuta. Okay, pwede na lang siguro magsabot-sabot na lang mo nga. Hangyo-hangyo, alam na po na inyong amo. Hangyo-hangyo, sir. Kung ato nga, lanta, sir. Uy, may buntag ni Idol Raul Dinapo. Okay. Sige. Alas 5:23 taon niya kitext. Hangyo-hangyo, ramaguta. Hangyo-hangyo sa panahon karon, hangyo-hangyo lang, no? Morning Sir Perch, millions thanks nga nadawat na kagahapon labi na sa pinalanggang kapitan sa Butadon o kauban niyang mga konsihal. Labi na kang Mayor Barry Y. Baguio nga naghatag usab og 10 kilos ng bugas pang house to house pa. God bless, good health. Okay, so salamat po sa inyong pag-text. Good morning, Sir Perd. Manawagan ko otro sa akong kabaw kung kinsa nakakita laki. Magduha ka tuig na. That na IPC. Isa kadupag ikot sa liog. Tolo na kasimana nga nawala kinsa nakakita. Muhatag ko og 2,000 pesos. Ipayabalo dere sa Kapitan's Mayahay Kapatagan. Tag-iya Bini Perales. Okay. Na ako'y nakita nga post diha sa Marandi nga naa sila'y kabaw nga nakitaan. Palihok ko na kong subay dito sa Sampulawan, Marandi. Na ako'y nabasa nga post. Palihok ko, ha? Dayon, pasabot lang na ako kagahapon kaganihang o kaganihang kadlawon sa akong pagmata, no? Pag-on diri sa station. Nag-delete kong message, pasensya na yun, 295 ka message akong na-delete na wala yun nabasa. Kapalo biya mo nga itong oras tama na alas 9 pero maabot kita ng alas 11 para naging pagbasa sa inyong mga text pero di yun na ako maapas. Di yan ako mabasa tanan dari sa live, no?
live Facebook, di na mabasa tanan. Okay, so angyo lang ko sa inyo ang pagsabot ko. Kutob lang ha, sa mabasa. Inigitex alas 5:49. Sir, good EM, taga Libertad Baroy. Sir, naka-fill up na ko og CIC form. Tapos, manaman eh, kanabasa naman ako ni Gapon. No? Senior citizen, nga iyang anak, appeal man sa SAC card. Duhak sila mag-release. Pwede ba di ay, nga ang uban wala manggani na appeal din sa Baroy? Masari? Sir, good morning, senior citizen nga iyang anak. Sorry? Card, doha sila mag-release. Pwede ba di ay? Doha sila na-releasean. Ama, anak o inahan. Pwede na siya. Basta lain-lain sila o panibalay. Actually, naamang yung guidelines ang ato ang DSWD. Naay guidelines o nang guidelines. Pero tungod lagi kay 2015 ang gibasihan, wala siya nasunod ang insaktong guidelines. Kung basahon na gyud ninyo ang guidelines, daghan kay maapil. Kung no work no pay ka, appeal. Oh. Kung driver ka, appeal. Kung small enterprise ka, kung kaning gagmay-gagmay ka tindahan, appeal. Pero di man guna mao ang nasunod. Kay halos kada usa ka adlaw, kada duha ka adlaw mag-usab-usab ang mga palisiya nga gipatuman sa DSWD. Pinaka last niini karon nga ilang gipatuman kining poorest of the poor based on 2015 survey. Kung nalista gyud na sila, wala tay mahimo diha. Ha? Amahan og anak walay problema ra, basta lain-lain silag panimalay, lain-lain naman na silag panginabuhi. Okay. Okay, agika ni Kapitan Jing Bagyo. Good morning, sir. First, magpasalamat kog dako ni sa Justin Farm Supply nga naghatod ganihang buntag og 5 boxes nga instant noodles sa barangay Poblacion. Okay, salamat kayo. Justin Farm Supply ani sa Kapatagan. Eh. Thank you kayo ha sa inyohang mga tabang. Kini bitaw nga sa pagkakaron. Kung doon na bitay ka na bitaw matawag na itong tubig-tubigan, kung mahimo bitaw kung tubig-tubigan niya mga kailan, ano may mga kailan yung gusyante, kung mahimo unta, bisag mag-ambag-ambag o ginagmay, dako na dayon na. No? Dako na na. Kana bitaw magtampo-tampo na ginagmay, oh, dako na na siya. Ha? Pinabangay, hindi karong panahon na. Oh, karong panahon na kay daghang apektado. No? Salamat kayo ha, Justin Farm Supply. Naghatod og 5 boxes sa instant noodles sa Barangay Poblacion. Gikan ni Kapitan Bagbira. Thank you kayo, Justin Farm. Okay. And Sir Prince, good PM. Akong ipaabot among dakong pasalamat pinagi sa news station ang among nadawat nga bugas nga 10 kilos og tinapa nga 6 kabuok. Uy, sobra lagi na imo ha. Ganon sobra man ha. Ma-short yun na inyong barangay, sure ko. Kay untok-untok na. Ipasalamat pag yun. Tag-kindilos gikan sa Department of Agriculture headed by Ma'am Pidelina Gorisma. Nagpasalamat nining Kaberte diri sa Santa Cruz. Ganong naunong na imong tinapa, ma-short yun na inyong barangay. Naging mo dawat ang upatraana. Okay. Kung sa orasan ni Gitex, alas 6 na. Sir Perns, good evening. Pasalamat mi sa taga-LGU, labi na sa atong pinalanggang mayor, Barry Y. Baguio, sa mga konsihales, Beach W, kagabi eh, sa mga bugas ng Sardinas. Isa gabi, ipangatod yun nila. Ha? Ang ngayon, ginato ni pasalamatan ng mga barangay officials. Ha? No? Dating kamot na sila. Grabe ang ilahang pagpaningkamot. Oo. Aron bitaw masayot ang kana bitaw pagripak magsakit ba imong likod ana. Kung mahimo unta kana pong mga batan-on bitaw mo tinabang kay og ripak ba kay dagdagan din ang ripak. Ang ihatod ba ya diha sa barangay? Kabalo mo? Sinako ba ya? Ha?
panalitan og budget ninyo tagpulo-pulo kwintaho na address munisipyo, kinahanglan mo og 1,000 kilos aw, pila na kasako? Ah, 100 ko na kasako, di ba? Ah, dili. O, 100 lagi kasako. 1,000 kilos kay 50 man ang usa. So 100 ang duha o pulo ko na kasako. May nana ba? Sa sinako na din kamo na yung repack diha o pila ka 200 na ka panimalay diha. I-times 5 di mo na. Mao po na. Kinarton po na ang dilata ang ihato diha. Repackon din ninyo na. Oh, mao na siya. Hmm. Good evening, Sir Perd. Na ay silinga na moderate for peace. Ogyo City. Walay CR. Nakialay na ah. Oh. Good morning, Sir Perd. Concerned citizen lang ko. Dari sa barangay. Nga no, Buena Vista, Mangutana lang ko kung pwede pa di ay maapil sa SAP. Agit lang. Ang usa ka tao nga walay palay, dere, sulod sa barangay. Nyatuan na sila gapuyo sa panuloon. Pero butante la sila dere sa among barangay. May posibilidad ba kini nga makadawat sa SAP cash? Actually, na ay mga instances, no? Kung makita ninyo sa national television, katulad ang gauli nga babae, ang iyahang bana nakadawat tuwa sa laing lugar. Dayon siya po, nakalista po siya, iyang giuli. Iyang giuli. Kaya nakadawat na iyang bana nga tuwa sa laing lugar. Dili man siya mag-matter kung butante ka o dili. Ang importante ni atong panahon 2015 na survey ka as poorest of the poor, no? Nga na survey ka. Na ay term ani gawas sa poorest of the poor sa to. Kana ako sa tanawag na gay. Amang ko ikutigo dere sa mga sub amount. Ah, dara. Informal and poor near poor ilahang term ani sa mga beneficiary. Di gini ingon poorest of the poor. No? Informal and poor near poor. Okay? So, kung pangunta na, kung pwede ba, pwede raman. Ah, basta wala na yung problema. Oh, dili lang sila madubli. Good morning, good morning, Sir Perds. Okay, kaayo mo diha kay naa ni mo nana mo traffic light. Okay kayo inyong mayor. Bari way Baguio, sana all. Thanks. Nana bitaw, ha? Oh, nana. At parang may malita inig pa kung ana. O, function na. Ongoing ang trabaho karon. Okay, kataas pa ni yan thanks. Good morning sir, nagpasalamat jud mi. Kagitagaan mi og bugas og corn beef tinapan noodles nila ni Mr. and Mrs. Daily Agabon diha sa Purugdos Butadon. Gikan ni Henry Recuela. Dere sa Grahi. Happy birthday po ni Alexa Buok Tabigas dere sa poblasyon. Di ka ni Tatay Henry Recuela. Okay. So, another. Good morning. Akong papa, gamintain ra sa basakan. Makadawat kaha ana almost four years. Gaati man ani, Buena Vista ni. Okay, 4 years. Nga, gaati man. Okay. 4 years nagaatiman sa imuhang maintain. Dayon ikaw ang giila mo gud ani no sa explain pag ganiya ang giila gid ani ang tag-iya sa yuta. Okay, ang giila sa yuta. Sir Perd, si Paibalo ni Kap ni Kapitan ang gihatag ng noodles gikan sa Justin Farm Supply. Dili pagbutan sa Buligan para sa barangay. Thank you, Sir Perds. Okay. Okay. Salamat kayo. Okay. Ihatag ng gikan sa Justin Farm Supply. Dili pagbutan. Oh, di hara sa barangay. Okay, thank you. Okay, Sir Perd, maayong butag. Magpasalamat po ko sa among silingan.
nga si Loteng Retisa o Alan Piscadero si Auring Lanugan nagpasalamat. Nagpasalamat mi sa musilingan nga si Bimen Clarion nga sige banghatag na mo dire. Okay. Nadal Sir Ferdy, good morning. Mangutan na lang ko ba ni mo kabahin sa SAP ang akong mama nga naa sa listing sa DSWD. Unya patay naman siya, isa na katuig ika na matay. Naa siya ay anak tulo ka buok. Dili pwede nga mo claim kay ang mga asawa nagka-membro sa purpose. Pwede ba ang iyang apo maoy among padawaton? Minyo na siya, wala siya need pangita na ay bata. Pareha sila apelyido sa iyang lula nga patay na kay iya lula maoy gapadako niya. Daghang salamat sa pagbasa, God bless. Atong guidelines sa bahani kay Juan. Kung patay na, replisan siya. Dayon, og i-recommend na imuhang apo, pag-replace ana, ipadala pa na dito sa region. Ipalidate na dito din, ipadala pa na dito sa central office, sa national. Maghulat pa taana o maaprubahan. No, depende sa recommendation kay basin dagahan pa ang mas nagkinahanglan ni ana kaysa iyahang apo. No? Wala tay mahimo ana. Ang policy ana i-replace na siya pero dili pa na diha ma-release diretso. Kay disease naman na. Ang mo-replace ni ana i-endorse pa na siya sa MSWDO sa Tuaderay, then i-endorse dito sa region, i-endorse po siya dito sa national. Maghulat pa ta sa ilang approval dito. Kung okay, matadawat na. Pero taas-taas ang proseso. Pasensya na yun. Okay, maugin na siya ang proseso. Okay? Morning, sir. Usak ko kasinyor. Doon ako'y maintain nga tambal. Ang problema, unsaon nagpagkuha sa akong tambal sa center, nga dili man sila muhatag, kay kami man jud mismo ang pakuhaon. Nga dili may tugutan na mugawas ka na kay tambal, pwede ka magpadalag letter, no? Isip authorization. No? Kay panahon man karon sa krisis. Ha? Or, pwede niyo muna itawagan nga number. Ha? Pwede ni mo ni tawagan nga number. Mao ni siya. MSU ni ha. Tawag ani nga number. Kani nag-text na to. I-phone book ni sa Municipal Health Unit ni 0935-786-1402. 0935-786-1402. Okay, palihog lang. Palihog lang, tawag ani pagunta na piha o kung sa'yo maayo, pwede raman ni mo ipakuha kay maintain raman na natambal. Okay? Good DM, sir. Naay nakita na ko ang quarantine pass ang pangalan kay Nelson P. Sailoon, taga-annex Kapatagan. Iyan to na dali sa guard. Kaya rin na to ipakuha. Okay? Lang taasa po dami. Good morning, kuya. Pasalamat kong dako sa among pinalanggang kapitan nga si Petronio Nagak diri sa Barangay Panuluon, giupanan sa iyang kauban sa Barangay Council nga og sa Korok leader nga si Jerry Tupag. Og sa SK. Good lang. Og sa SK chairman nga si Edward John Vienes nga maaptikon gayod nga nagpaghatag information sa atong sitwasyon uban sa anang paghatag og ayuda sa ilang gihaguan og hatod sa matang tao. Thank you, God bless and more power. Anjet ni kuya sa anjet ni kuya dari sa Barangay Panuluon. Okay, thank you. Good evening, Kuya Ferdy. Salamat sa ayuda sa SAC nga among nadawat. Uy, kami pa murag mag-open ko na kadawat yung text nga naay nagpasalamat sa ayuda.
Og pasalamat usab ni kang Mayor Baruway Baguio o kang Madam Angki Ibran sa Dimapuro o sa mga taga ni SWD. Kami anhi sa among barangay alang sa pag-payout kagahapong adlawa. Og sa among barangay captain o ang mga officials o among purok president na maabtikong maagtikon. Salamat sa oras o panahon na gitagana alang sa mga katawan. God bless you all ang nag-text taga Barangay Lapini. Okay. So, katagan ng happy all. Ha? Kanang inyong kwarta nga nadawat, hangyo si Mayor Baruway Baguio nga ipahiluna gina siya din dili basta-basta paggasto-gasto. Kay wala patan na sayod kung unsay sitwasyon nato sa enhanced community quarantine. Kung dako ang posibilidad nga ma-extend pa kini, ang problema, ha, kung dili na kasustainer inyong barangay, dili na kasustainer ang munisipyo sa paghatag og ayuda, pipila man atong pundo, ha? Na may mga pundo nga dili pwede hilapta, na ay mga pundo nga pwede magamit karong panahon na. Hangyo si Mayor Baruway Baguio, umahimo unta, hinay-hinaya ang inyong nadawat ng mga kwarta. Ayaw ninyo i-1B-millionaire mo ni Kasagara, labi na ganang diingon ang ganang itang wala hagui. Dili anugunan mo gasto. Ha? Ipahiluna yun yung taong sa insakto nga paggasto. Huwag yun na ang hangyo sa itong municipal mayor. Ha? Hangyo yun itong municipal mayor ninyo nga. Ako mahimo, i-plaster yung taong tanan. Sa pinchik, dari kaya nung naglanong mo ni. Ah, okay. Hmm. I-plaster yung tanan ang inyohang pag-apod-apod, no? Sa mga alayon. Mao na pinaka-importante sa tanan. Ha? Nga i-plaster gyud ninyo ang inyong assistance. Dili bitaw ka nang duan. Sa mani, asa ba ni? Salamat kaayo, nagkadawat ko sa amelioration program. Bisan nagbalik-balik ko kay nawala akong plan. Miuli na lang ko kay wala man jud. Daghan man ni react nga naa jud. Mo to akong gipangita sa akong anak. Tua sa pikas di ay listahan o wala pagipangita sa akong anak na wala dili jud ko magkakuha. E wala man jud naaman di ay listahan nga lahi. Pasalamat ko sa tanang nagbuo sa programa. Salamat sa pagbasa. Okay. Malipay me nga kamo nakadapat. Bisan kami wala. Morning sir. First, magpasalamat lang ko ni Mayor Baruway Baguio sa bukas nga akong nadawat kahapon. From Watimar family, salamat sa pagbasa. God bless. Darimi. Magpasalamat lang ko ni Ate Mimin bukas. Ako na dawat rin sa Proclisisize Kapatagan. Salamat sa pagbasa. Okay. Good evening, sir. Pasalamat mi sa atong mayor sa nadawat na mong bugas o sa binas. God bless us all. Okay. Good evening, sir. Nangunta na lang ko kung naabot na ba tong second batch nga validation gikan sa Region 10. Wah! Pakyod may update. Ana! Dili maguna lalim ang pag-validate. Dili lalim ang pag-validate. Ana! Ano na? Dili rapay kaos. Lungsod sa kapatagan nilang i-validate. Dili rapot Lanao del Norte ang ilang i-validate. Apil ang bukid noon. Misa may subsidental. Misa may subsidental. Apa? Lanao del Norte. Oh, Cagayan de Oro City, Ligan City, Usami City, Urquita City. Oh, mao pa na ilang pagpalimbit. Sir, good morning. Nagpasalamat kami sa mga pamilya ni Clarion kay naghatag o bugas. Nagtulog ka kilo lang, sir. Diri sa suso. Ayun, tayong lang. Daghan salamat, sir, sa pagbasa ng sir. Hey, hindi ka mabasa mo yun, ano ba? Sir, kundi eh, magpasalamat mi sa mga magtikon ng Kapitan Chopilo Ababa nga naming gamot upan sa iyang mga kagawad pa from Purok 5 Buenavista. Sir Ferds, kundi eh, magpasalamat po ni Mayor Baruway Baguio o ni Governor Angking sa ilang inabang na nadawat ng motori sa Buenavista. Okay, kayo. Okay. Digit lang. Oras na to, alas 9:13 na. Uy, na-okay na itong angkwa, na-okay na-start.
Sir Perge, good evening to Mr. Juan Carlos Rojas at Mrs. May P. Rojas. Dagan salamat sa inabang grasya na inyong gihatag na mo. Tricycle driver kaniadtong April 18, 2020. Okay. Oras na to, alas 12 na. Okay, pasensya na gyud mo sa atong live, no? Basahon na ko to kaniya. Lelebet Hian the second, sir, as lang ko kanus apa mahuman ang quarantine. Wa pagyod. Wa pagyod tay update ana. May buntag ni Raul Dorias din ako ako ni idol. Raul, magkistorya niya ko nimo kay kining ato ang kauban, no, iyahang asawa, kauban ko na to sa trabaho dito sa Osami City. Ipaanaw na sila yung kalitutan, no, pakasupo ni Charles Yungko, iyahang asawa na si Karen Sulcaga, DJ Tanya ni sa DXDD FM sa una si DJ Tanya. Ipaanaw na sila yung kalitutan. Okay, sir, tagay ko ang number ni mo, sir. 0935-480-4545. Okay, line text. Kuya Perns, good morning. Mangta na lang ko nga naman ang barangay populasyon. Wala man kalihok ang mga korok president. Uy, mga barangay, mga korok president. Ang naglihok o ayo ang mga BHW. Nangunta na lang ko, kuya. Ayaw kasoko. O katawa lang ko, di lang ko masoko. Bitaw, wala ko'y update ani ha, pero mangayo ko update ani. Ha? Mga puro president, ako'y kailan nga puro president. Ha? Mungutan na kong anong, wala sila galihok. Ha? Klaro na ko, babe. Kuya Ferds, good morning. Mangutan na lang ko, ngayo, ngano man ang barangay kongkasyon, wala man galihok. Ang mga purok president, ang barangay poblasyon, wala man kalihok, ang mga purok president. Ang naglihok kung ayo, ang mga BHW. Nguta na lang ko, kuya, dili man ko masoko, God. O, pero, actually, inanay man gud ang proseso, yun. Inanay ang proseso, ha? Ilabi na sa relief, ilabi na sa social amelioration program, ilabi na sa CIC. Ang MSA, DSW 10, mumando nga to sa munisipyo. Pinaagi sa local chief, pinaagi ni Mayor Bariway Bagyo. Si Mayor Bariway Bagyo, mumando nga to sa mga kapitanis, kauban ang MSWDO. Dayon, si MSWDO si Mayor, mumando ni Kapitan, si Kapitan mumando, kauban sa mga barangay kagawad, padulong sa mga purok presidente kay dili man good kaila si Kapitan anak tanan. Ha? Dili kaila si Kapitan tanan sa iyahang kinatibuk ang barangay, labi nagdako, kung kinsa ang mga ki-identify niha ng mga naa sa listahan sa SAP, kinsa ang mga gitawag na to ni ining mupil up sa CIC kining COVID intake card, si Prok President mo'y may ka-identify niya na mo biya nakasagara, si Prok President mo'y dokdokon. Una galing na to anang pagbuto anang SAP na palakata kay pasin si Prok President sulungon sa mga tao nga wala na lista. May gani, kay kipasabot ka na sa 2015 nga survey mo, ay kipasayan sa DSWD mo, nang importante kayo ang role ni Purok President karong panahuna. So, Purok President, nga nung wala man mo ng lihok. Inanglan, Purok President, maglihok po mo.
Ato lang yung subayon. O, kaya naaman din sa text ko, nga nung wala akong lihok ang mga pro-president, labi itong kadawat ng text sa taga pro-president. Manawag ko ron sa pro-president, pagkong sa inundan, ha? Naaman ko yung mga kailan na pro-president. So, ina-outunta, ha? Maglihok ko yung mga pro-president diya sa barangay poblasyon. Okay? Okay, oras na to, alas 9:17 na. Okay, ika nilalipit hiyan, sir. As lang ko, kanos amo. Ama naman eh. Nick Abrigondo, good morning, sir. Perge, pa-shout out lang ko sa family family Perosilio. There is Lala proper. Ika ni Julius. Asa ni? Unyatsi man eh. Is Tanyo ni. Good morning, sir. Perge, pa-shout out ko sa Tanyo family. From Corba, Miagao, Salvador, Porok 3 ang nagpa-shoutout si Julius Istanio. Okay, good morning Kuya Birds. Greet ko sa Waginia family o Patong family o sa Manusa family 3 sa Porok 3. Walas tubod! Uy! Atong agaw guwapo diha. Good morning, agaw kong guwapo. Salamat kayo ha sa inyong pagtanaw, pagpaminaw. Okay, dugang. Text message. Grabe kadaghan ang text message. Okay. Inani na lang nga, huwag na yung ma-mention nga barangay, ato lang open man tapang maintain. Okay. Good morning, sir. When may maka-apply of emergency loan sa SSS, sarado man ang office sa SSS Kapatagan gahapon. Wala pa man goy advisory na mag-open ang SSS. Pero sige lang, atong kontakon si Dr. Cheryl Haryol. Wala po kabalo, huwag na ba yung emergency loan ng SSS? Oh. Pareho rin po dami ba? Example, kung tinood magaling ni nga na yung emergency loan. Alang-alang kung appeal ka sa loan, nga di ka membro sa SSS. Wala ka sa ilang listahan nga membro ka. O, muna yung nga natong sabton ha? Hinaot po nung tasin mga wala nakadawahan. Move on na ta. Ayaw na sige panghilabutan ng imong silingan. Pareha bitaw ta. Members, pwede ko mangayo ang number sa PNP Kapatagan. 0965-418-8440. Ha? Pidot lang ako, deklaro on bit. Di marambol, rapapun yung sahay. Ha? PNP Kapatagan. Pinaagi ni Police Major Rodolfo Endong Muyakon. PNP Kapatagan. Pidot lang ha? Ako i-check. Ako i-check ha? Kay... usahay makuan bitaw ta kanang marampol atong naamagitan dari. Ah, 0965-418-8440. Klaro jud kay na. Okay. Okay, oras na to alas 9:20. Napadayon tagbasa sa text. Dili lang pud kay ta magdugay ron ha kay lamiman ka. Good morning, Sir Perge. Pa-shout out lang ko sa taga-Santo Niño, Corbada. Sige, paminaw sa iyong programa. Rabi na rin lang lalin, tulin. At kung mamasitang, masuko ang pakinayan ang radyo. Pag muirin na ka. Manang, mayong buntag. Kinsa mo na, Jennifer de Aini. Thanks, Kuya Perge. Dapitan eh. Sa Corbada, masuko ang pakinayan. Ayaw lang po. Okay. Morning sir, pwede ko mag-ask katong na survey sa 2015 dili pa official akong anak, magit lang. Official akong anak sa barangay, pwede magit lang. Pwede ko mudawat katong nabang sa SAP kay kay naman akong ngalan sa master list, sir. Isa man ko katanod. Uy, ang tanod pwede. BHW pwede, barangay health worker pwede. Ina ang taga MSWD o yung nag-release. Pwede kay kamudawat. Tanod? Pwede. Na-guidelines, ilang ipagawas pagbuhay lang. Ang barangay tanod, basta ma-appeal sa SAP pwede. Barangay health worker pwede. Take care worker na ma-appeal sa SAP pwede. Ha? Pwede kayo. Pwede yan. Naaman nag-protest official sa barangay nga hindi daw dili daw ko pwede mo daw mudawat ka oy tanod ka
Pwede. Ina, inong si Terde. Kita siya sa guideline sa MSWD. At ABSWD Region 10. Ha? Akong tanaw na, pwede yun. Kwaa. Kwaa. Ako yung maingon mo. Kwaa yun. Oh. Okay? Kwaa yun ha. Kay pwede yun kang mudawat na utanod ka. Ah. Tara ha? Ganyan lang. Hato. Loading pa. Basta may guidelines ha nga DS sa gikan di pagawa sa DSW daycare worker pwede mo dawat barangay tanod pwede mo dawat BHW pwede mo dawat ha pwede na makadawat mao ni ang ilahang gipagawas nga latest nga guidelines oh. Basta tanod ka, daycare worker ka. Sa kuning hindi is the WD region din na nga. Ang ibang post, kung ilag, ato na pong kumbre ng kadawat. Ito pong mga arang-arang. Bitaw, no? Sa kuningahan naman to, daghan mo kayo ni silang advisory ko. Ha? Daghan kayo ni silang advisory. Gani, magsigiglide mga itong DSWD na may bus po sila. Daghang magyong nangyukos. Daghang na medyo bitaw ka na kitang matawag na itong nangyukos yun sa DSWD. Nga naman, ha? Ang ilang guidelines nga kipagawas, lahi. Ang nakadawat karon lahi. No? Usap-usap ba? Usap-usap. Kung para pa sa kuha o gi-download pa lang na diretso sa munisipyo o kantong gipa silay ang munisipyo may nagpa-fill up sa SAC, kamog yun, makatod yung mga angayan. Kamog yun ito yung makadawat. Ha? Ang masupo na po, kato na po ang mga arang-arangan. Kaya gusto ko po dawat. Kaya may ingon nga, igo man mi sa no work, no pay. Ito lang, dili na ako makitaan tungkol sa kadaghan. Pero nagpagawas ang DSWD, ana ha? O advisory di ara. Kajot lang ha. Kajot lang. Kajot lang ha. Tapos maglipog lang kita tungkol sa kadagahan sa ilang mga post. Basta nagpagawa sila o advisory nga pwede mo dawat ang mga barangay workers parihaan ng kanabitang tanod daycare worker BHW gawas o barangay official ha? Pero secretary o treasurer consider ba na as barangay official pero tamang ko'y dili mapugnan kay before pa sila na himong barangay official purpose beneficiary na siya daan ha? Purpose beneficiary naman siya daan. Dili na na kumakitaan. Pero naagig ipagawas ang DSWD. May tungod sa SAC. Nga pwede mo dawat ha, ang mga barangay worker. Ha, dili barangay official. Barangay worker. Pwede sila mo dawat sa Social Amelioration Fund. Kung naa sila'y ha, kung naa sani. Harapan to, ako lang gigipangita. Sama ni. Basta pwede. Pwede na naagot na silang bagong guidelines. Nagkabantay jud ko na pwede ang tanod, pwede ang daycare worker. Pwede ang health worker ng mga barangay tanong. Pila naman po tayo alawan sa nangilaw. Dugmay ra kayo. Good morning, Sir Perds. Unsa ka tinuod nga karon ang schedule sa poblasyon? Maumanggod among nakita sa Facebook kang Ma'am Joy nga post na naka-schedule ang poblasyon. April 24, palihog kong tubag, Sir Perds. Daghan salamat. Wala ko'y update ani.
wala po update sa mga schedule sa pag-release sa SAC, sa Social Amelioration Program. Wala po schedule ani. So, ang atoa ni ato lang so paminawon pa subayon so, pa nato. Sige lang. Total inform dapat unta kini mga puro president mo ay maglihok ani karon. Atong pangutana ani karon, nganong wala man eh? Ha? Nganong wa man ni nang lihok kini mga puro president diha sa barangay poblasyon. Sila mo ay gitawag nato usa sa mga skeletal force sa barangay. Alang sa pagpahibalo kung unsa nang update o kinsa ang mga na-release, no? Sir, unsa ito, sir? Ako, ito mga kailangan ba nga orphan? Unsa ito, sir? Itong sa kailangan lang orphan na nakagong. Sa? Orphan, orphan sa barangay ba? Itong kailangan daw. So, ito nung rinanin mo? Quarantine? Ah, quarantine. Sige lang? Sa kailangan. Nilsson, Nilsson. Nilsson Saylon, ikaw ang ganun mag-rina. Wala man. Wala pa ko i-announce nga Nilsson Saylon. Nakakita na, Kwan? Ha? Nakakita na yan, Kwan? Wala ko ka, Kwan, ka-announce. Gani ha? Oo. Oh. Wala man. Wala man, sir? Wala. Ikaw ang tingin na bagay, kakuha ang Kwan ako, work quarantine. Wala, wala ko ka, Kwan? Gana. Wala. Ha? Wala. Mora na ina-adder yun. Mora na ina-adder. Nilsson Saylon, Nilsson Saylon. Wala. Wala lagi, wala. Wala. Okay. Wala din, lagi din. Okay, lama. Okay, oras na to. Alas 9.29 na inibuha o quarantine, work quarantine pass. Pero wala man din eh. No? Okay. Laing text. Una ka matos, pikas lawak. Good morning, sir. Magpasalamat lang ni sa nadawat na mumbugas kagahapon. Gikan ni Auntie Isming diri sa barangay Katipunan. Okay. Yeah. And good morning, sir Birds. Para sa kuha lang ni sir. Magbaklay lang jud ko, sir, padulong sa ako trabaho. Kay di jud ko musakay sa laing sakyanan. Kay, kalit lang ha. To sir, padulong sa akong trabaho dahil hindi ko musakay sa laing sakyanan kay mas labaw na ko ito lang ha mas labaw ko sir padulong sa trabaho kay hindi ko musakay sa laing sakyanan kay mas labaw na di ko sipi anak kay basin dakpon na po ang mga kitis sir pinilusok po man eh mo ha ma'am no? Di man siya maayong inanay mong kinayang bisod. Mas moingon ka magbaklay na lang jud ko sir kay di ko sipi sa lain problema ni muna basta gipatuman nato na ang balaod nga dili ka pwede mo angkas. Dili ka pwede mo angkas ayaw sa pagbuot karon. Human sa quarantine, ha? Angkas og tamantaman diha. Angkas og tamantaman. Ha? Kung ingon ka nga magbaklay ka para makatrabaho ka, ala pagbaklay. Oo. Ha? Ayaw pag-ingon nga dakpo na magbaklay. Kana magbaklay ka nga wala kay quarantine pass, wala kay work pass, dakpon jud ka. Dakpon jud ka. Wala kay mask, dakpon ka. Pero magbaklay ka kay imuhang aling, may problema na. Kining imuhang kinaiyang ang binani bitaw, ha? Ako yun nang ipaniguro ni ma'am, di jud ka mulambo sa imong pamuyo. Kay nasayon ko, inana ko din mong ministroyan sa imong panibalay o masunod ko na sa imuang anak. Muna ibig ka yan. Kuya Perns, if pwede mag-update, punta kung pila atong PUF o PUI din sa atong probinsya aron masayran po sa katawhan. Actually, naana ka-post mo na kadaglaw, pero hindi kay ko ga-update ang natunod sa kadaghan sa mga importante kayo na atong ato ang kana kita umisgutan no kay gani kung imo bitaw tan-awon ang kuan tan-awon nimo ang sitwasyon overall sa Pilipinas dili gyud angay elect ang quarantine ha kung imo basihan ha kana bitaw nilang ingon nga ang curve dili ilang i-flat nila ang curve dili wala na nahitabo gasigig saka
nasigisag ka. Dayon, napatay mga awaiting na wala nakalista. Ngunay tinodo na ating mga awaiting ng mga swab result. Walang ina, kung mahimo kita ta, ang pinakadabes kita ni para manipawaan kita na ito ni Ad. Kaya niya akong kikabalaka sa ako ang kaugalingon lang ha. Mao niya akong kikabalaka. Ha? Ang akong kikabalaka, human sa community quarantine, sa ito pa, manggawas na pa ng tao. Ha? Manggawas na, magtapok-tapok na. Basin diha, nahitabo. Kaya nagtuo ko, niya naghan ang gahilong-hilong o gatago-tago nga naay travel history o naay sintomas. Naghan ang gahilong-hilong. Mugawas lang o grabe na. Noong naonin mo, daghan ka kayong asymptomatic kang panahon. Wala siya sintomas, pero positibo. Ang the best na ini nga sulbat nga atong nakita o mapod ni nahitabo sa ubang lugar, kining mass testing. Ha? Kining mass testing. Kaghan ka ayun eh. No? Mao ni naka susama sa Sapatira. Anak Sapatira na sa Cebu. O wala sila nag mass testing. Dili nila madiskubrihan. Asymptomatic ka sa gara. Asymptomatic ka sa gara. Hinugduman ato ang gihimong PUM, dato lang na i-travel history sa mga lugar nga naay nagpositibo sa COVID. Muna siya gihimong PUM. Pero kung gikan ka sa usang ka lugar nga walay nagpositibo sa COVID, susama si mo, naghabi na kauli sa katapusang biyahe. Kay wala lagi. Karon, usama ni si mo, na halos kadaadlaw sa gatusman. I-extend ang ilang quarantine dito for 15 until May 15. Ang uban, lockdown na sa barangay. Sa usa ka sitio, ni-surrender na yun ang tig-test dito. Iniingon na yun sila nga halos usa ka sitio na yun eh. Positibo. Nagsugod ra na sa usa ka PUM nga nasa travel history sa gawas pero walay mga COVID pa. So, gihimo siya PUM, iyang gihimo, nagiginom siya. So, nagkatay-katay, nagkadaghan. So, mo niya itong bantayanan kung mahimo, kung malip gihapon ang quarantine, stay at home lang gihapon ta. No, kung doon na kay trabaho, pauli, trabaho. Proper hygiene. Ha? Kaya itong gikinahan lang. Oras alas 9:35 na, balik na human lamang ni MPP lang kapahindog. Balik sa tantulmanon, no? Alas 9:49 na. Doon na tayo, amigo ng puro president, ingon siya nga, Sir, matay sir, ako sir, bisag walay instruction sir, galihok jug ko sir, galihok jug ko. Ako ning amigo ha, galihok ko kay, Gabali-bali na galing kong trabaho, sir. Bisag walay instruction para maatiman na gina ko ang ako ang mga constituents. O, reaction po ni reaction po ni sa itong amigo nga parang president, ha? Okay. So, salamat po kayo, no? Okay. Ay, mga message din, eh. Isa man, eh. Good evening, sir. Perge, naalagi na rin sa mua, patay na ang iyang inahan o amahan. Nalista palagi, bisag patay na ang iyang anak na kadawat. Pwede ba na, sir? Ayaw lang basaha akong ngalan. Ano pa sa nanoon? Asa may dapit imuha? Inani ang proseso, no, kung patay na. Doon naman goy, itagaan o power ang MSWDO sa decision making. Pero kung patay na gid na siya, dayon na ang pwede na siya replacean. Pero mao lagi ang proseso ani. Gadyot lang ha. Gadyot lang. Hello, hello. Hello, sir.
Ah, kasut. Ah. Kasut, ikaw lang. Ikaw, 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 ikaw. Sige, sige, sige. Okay, tiwason pa na itong gisgutan ha. Doon na sa, naasa itong linya karon ng ato ang Assistant Station Manager of MICA Officer Toto Montero na. Sir Toto, good morning! Good morning, Perge. Good morning sa itong mga stokinting paminaw. Ilan din na ang ato ang mga taga-parangay populasyon sa Batagan. Ato lang, may balo, Perge. Nawang din ko. Kaya maguhay lang na umana mong meeting sa mga validators karon para sa ito ang administration sa SAC. Kung naayosahan dito nga karong adlawang sugod, karumuntag, magsugod ang ito ang barangay populasyon para sa administration sa social amelioration cut. Uy, nawa man. Kajut lang. Kajut lang. Ako'y tawag na mabalik, sir to. Okay, kajut lang. Anong nawa man? Oh, kajut lang ha. Atong tawag ang balik, ha? Atong tawag ang balik, sir Toto. Okay, karon ha. Akong nakuha to. Karon mo ay kuhan. Karon. Okay, ano wala, sir to? Ano man? Lagi, mahal. Wapan ay kung naka-unlink. Okay, ato nga, ipamalog balik sa ilang partikular sa barangay poblasyon na human sa mga meeting baguhay pa lamang sa mag-administer sa tuwang social administration part papapilap. Karoon na ang schedule karoon yung buntag magsugod padoon na human na ito sa tuwang mga kabarangay kabarangay sa mga puro kaya ang nesahan sa administration sa SAC sa barangay poblasyon by purok. Okay. By purok ang distribution sa social amelioration program karon.